What's up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio. Napapakinggan at napapanood nyo ngayon, naka-premiere sa YouTube. Siyempre, paborito nyong YouTube and ano ba? YouTube channel. Diba? DOUGBROCK TV. Tapos, napapanood nyo na rin siya ngayon sa Spotify. Itong guest natin today for this Sunday, isa siyang producer, isa siyang entrepreneur, and I think he has a very good eye and ears for talents. Maraming nagre-request nito. Sobrang daming nagre-request sa comment section, sa comment na bawat videos, at sa lahat ng content na ginagawa ng DOUGBROCK TV. Siguro maraming curious the way he makes music, the way he does his work, tsaka yung work ethics, tol, na maglabas ng daang music sa isang taon. Oh my God. And that's facts, no? Ladies and gentlemen, hindi ko na papahabain. Cyberspace, kasama natin si Ghost of Ghost Worldwide. Yo, what's up sa inyo lahat, tol? Tol, nagpakita ka rin. Salamat sa'yo. Marami pa tayong pag-uusapan niya. So, salamat sa pagpapa-unlock mo. Salamat, Ghost. Kasi nakikita lang ito sa vlog, behind the scenes, all that. Sa mga events, of course. Cameo, puro cameo. No? Oo. Sa event, bihira lang pumunta sa event. Bihira lang lumabas. Pag kami lang talaga yung may event. Hindi talaga ako masyadong nagpupunta sa mga event kasi mas marami akong trabaho eh. Kasi pag nasa event ako, mabibingi lang ako dun eh. Di ba, nagmimix ako. Naapektuhan. Kahit sila NJ, alam nila yan. Mm-hmm. Pag nasa event ka, ang lakas ng sounds dito, nakakabing. Mm-hmm. Tapos may mga tao pa, makikita. Mm-hmm. Parang ayoko lang ganun, di ako sanay sa ganun eh. Mm-hmm. Hindi ako sanay sa maraming tao, ganun. Parang producer talaga, no? Mm, gusto ko lang sa studio lang ako, nagmimix lang ako, ganun. Kasi sinasabi ko sa kanila, pagising mo dapat, rapper ka. Eh, siyempre ako kailangan i-adopt ko yung pagising ko dapat, engineer ako. Tama. Diba? Yun sila, yung working place mo eh. Mm, sila pagising nila, mag-record agad yung mga yan. Oh. Ako pagising ko, nagmimix agad ako. Okay. Tanong yung asawa ko. Okay. Totoo yun. Bakit, tol, kumbaga napunta ka sa spectrum ng music, napunta doon yung kabuhayan mo, yung pagkatao mo, pero bakit sa mixing, bakit bilang engineer? Gusto ko mag-rap eh. Okay. Eh, nung pandemic, tangina, may mic ako nga. Oh. Tapos mayroon akong mixer pa yun. Wala pa akong interface na. Mayroon akong computer, may mixer ako. Gusto ko mag-rap. Hindi ako marunong mag-mix. Tapos sa YouTube, wala nagtuturo ng tama. Okay. Yung gusto kong tunog. Eh nga, sinabi ni NJ kanina. Wala nagtuturo ng tama dun. Oo. Talaga mababaliw. Tanginan itong mga to. Luloko lang ako nito. Hindi naman ganito yung tunog. Oo. Kumbaga pwede mo malaman yung basics. Oh. Nandoon. Pero yung actual talaga na parang maganda sa pandinig. Wala talaga. Walang eksaktong example doon. Parang ganun. Ganun. And then? Yun. Inaral pa. Hindi pa rin. Wala pa rin. Tapos yun. Basa lang ako ng basa kung ano-ano. Nanonood ako kanikanino. Ini-experiment ko talaga siya. Tapos yun. Nakilala ko na sila YB. Okay. Sila JT yan, sila Kid Rascal yan. Mm-hmm, mm-hmm. Kami yung mga unang magkakasama talaga ni Kid Rascal yan. Okay. Yan. Tapos si YB Nit yan. Si YB Nit talaga. Kid Rascal, okay. Pasay. Oh, Pasay talaga kasi Villamor, di ba? Si YB, yun yung hood niya, di ba? Okay. Pero nauna kami magkakilala ni Kid Rascal bago si YB. Okay. Shout out Steve G, Kid Rascal. Kid Rascal na siya ngayon. Kid Rascal. Ngayon yung rap name niya. Oo. Yan. Tapos yan, gumagawa. May mga kanta pa nga kami sa G-Drive kin, pero ayoko na talaga mag-rap eh. Okay. Kumbaga, nahanap ko na yung purpose ko eh. So, initially, you were a rapper. Gusto mo mag-rap, may mga kanta ka pa with Kid Rascal, may mga kanta ka pa with other artists. May mga solo track pa ako. Okay. Tapos, dahil nga gusto mo siyang palabasin on a quality na ginagawa mo ngayon, naging route lang yung pagiging engineer. Kumbaga, doon mo lang discover. Oh. Ito pala yung mixing. Oh, ito pala. Oh, hindi pala ako rapper. Okay. Go. Simula nun, tangina, narinig ko ngayon yung mga magagaling sa Pilipinas. Tangina, itong galing na ito. Paano niya kaya nagagawa ito? Pinaking ko yung mga gawa. Tangina, ang galing talaga. Doon na-amaze ako. Pinag-aaralan ako ngayon. Siyempre, tas moro na ikinig na ako sa ibang bansa na talaga. Okay. Ayun yung mga pinag-aaralan ko. Ayan sila.
sila Mike Dean yan, Jason Joshua, yung mga international na nag-mix. Sobrang gagaling mag-mix? Sobrang galing talaga. Okay. Kahit sinong dito kilala yun, kahit sila NJ kilala yung mga yun. Okay. And parang, yun to, inisto ko sila lagi, pinapanood ko yung mga video nila, paano nila ginagawa yun. Yung mga gamit nila, pinag-aaral ako, tangin ako, ang ganda nun ah. Ano yun? Bibili ako nun, yung mga compressor, okay. Sinesearch ko yun, tinitignan ko ngayon, tangin ako ito ah. Ang mahal pala nun. O, mga review, ganun. Oh. Okay. During anong time to? Ghost? Pandemic. Okay, 20 pandemic. Lockdown to, during lockdown, 2020 onwards. Lockdown. Eh kasi, nag-dota ako eh. Okay. Wala akong magawa sa bahay, dota. Tapos sabi mo, crypto, puro ganun lang trip ko eh. Mm-hmm. Nag-aantay lang ako ng pera sa crypto, ganun. Ngayon, tangin na may mic ako eh. Nag-rap naman talaga. Meron akong unang track na nilabas. Si next Friday pa nag-produce nun. Okay, okay, ngayon, okay. Shout out sa Eman. Wala na yun, binura ko na yun. Okay. Yun. Tangin na gusto ko talaga mag-rap. Parang sobrang dami nang nag-rap nung panahon na yun eh. Nung pandemic, di ba? Alam mo naman. Halos karamihan ng rapper ngayon, nag-starts yung karir nila nung pandemic talaga. Gets ko na parang sobrang daming na-add sa mga roster ng artist ngayon na na-discover nila yung talent nila at yung pandemic nung pandemic. Oh. Kasi wala talaga silang magawa. Oh, hinto yung school, hinto yung work. Okay, gets. Takina. Mag-rap kaya ako parang ganun tumatakbo sa isip. Uso yung challenge nun nung mga panahon na yun. Mark Beats. Oh, okay. Sumali pa ako dun, alam ko eh. Pero binura ko din. Takina, ayoko na. Sinesearch na nila o, tapos binura mo. Ayoko na talaga mag-rap. Lahat ng mga video na nag-rap ako, binura ko lahat yun. Yung iba pinrivate ko lang sa YouTube. Meron pa ako sa YouTube, go. Naka-private lang yun. Magkano daw? Magkano daw para mga mapanood? Mga apat na kanta tayo. Wala, hindi na nila mapanood yung kahit kailan. Kahit magkano, no? Kung baga, pagtanda ako na lang siguro, tangina ito ako dati. Pero tingnan mo naman ngayon, ako pinakamagaling mag-mix. Yun yung goal, di ba? Kita nyo guys, early in this podcast, 7 minutes down the podcast, may goal setting, di ba? Pagtanda ako, ako pinakamagaling mag-mix. Saan ang galing yun? Wala. Wala. Kasi alam ko doon ako papunta eh. Gang. Ganun kasi talaga dapat eh. Doon ka papunta. Yeah. Di ba? Yeah. Ba't mo pa ito ginawa kung wala ka naman, hindi mo naman alam kung saan pupunta. Walang destination, no? Parang, galing. Na, babayaran mo lang ako 500 sa pag-mix. Ulul, gago ka ba? Oh, yeah, yeah. Yung mga problema ng mga rapper. Bakit? Wala silang respect. Yung ibang, marami akong narinig na rapper na hindi nila binibigay ng tama yung royalties nila sa producer nila. Okay. May mga nakikita mga ako nagpo-post na ano, tangina. Ganito. It's sad, no? Pag nakita mo yung dalawang musikero na may na-produce na magandang bagay tapos nag-aaway sila lalo sa internet. Kawawa yung producer, di ba? Kasi iniisip ng rapper, tangina lang, producer, nerd lang to eh. Di ba? Eh ngayon, meron na sumisipang producer. Hindi nyo pwede sabihin sa akin, nerd ako. Tangina, kaya ko rin maging gangster, kaya ko din maging nerd. Oo, diba? Hindi lang ako studio engineer. Oo. Oh. Eh kasi doon ako naaawa yung mga tangina. Hindi binigay yung royalties nila. Okay. Tinanggal yung royalties nila. Eh yung mga kawawa, syempre tangina pinaghirapan mong pag-aralan to, pinaghirapan mong mag-isip ng tunog. Mm-hmm. Pagandahin yung boses na itong gagawin to tapos hindi ka mabayaran ng tama. Base sa napag-usapan nyo kung ano dapat. Mm-hmm. Di ba? Eh, okay lang sana kung ang usapan nyo ganito eh. Oh. Kung usapan nyo sana, bayaran na lang kita ng ganito. Basta wala ka nang habulin dyan. Eh kung pumayag ka naman, oh. Oh, exclusive, diba? Ibig sabihin nun. Oh. Kumbaga, Pero kung usapan nyo, hati tayo dyan ah. Oh. Wala naman talaga nakakaalam kung mag-hit yung isang kanta eh. Tama. Di ba? Maliban na lang kung sa Pilipinas, si Aldin kasi Flogy kasi Skastakli, Shantidob ka. Ganun yung dating mo. Kahit sinong producer ka, malamang sa malamang, mag-hit yun. Oo, pag naglabas ka ng kanta, tangina. Naglabas na naman, tangina. Lakas talaga na ito. Di ba? Si Aldin ka, maglabas ng kanta. Auto-hit ka agad. Kumbaga, pahinga ka muna ng rapper nga. Aldin ka. Tabi muna kayo lahat. Diba? Tandaan si ako parang maglabas ganun. Ng ganun. Tangina, pahinga ka muna isang buwan. Huwag ka muna maglabas. Saya ka muna si Flowdy dyan sa internet. Diba? Mismo. Yun yung sinasabi ko sa mga rapper ko na kailangan maging ganyan din tayo kalupit. Pwede naman eh. Oo, diba? Pag naglabas tayo ng kanta, tangina, pahinga lahat ng rapper. Tayo lang yung pakikinggan ng buong isang buwan. Diba? Ganun. Tatabi sila, no? Parang ganun. Pag sila naglabas, tamimi yung mga rapper, diba? Mm-hmm. Hindi, example ako, kung maaari ah. Okay. Hindi ako kilalang rapper. Oo. Maglalabas si Flowdy. Ikaw, netizen ka. Okay. Tingin mo ba share mo yung kanta ko? Tama. Listener ka. Tingin mo share mo yung kanta ko? Tama. Karin yung kanta mo, share ko.
Yung kay Flo G, di ba? Oo. Yun, ganun yung sinasabi ko sa normal na mindset yun, ha? Hindi ibig sabihin pagtatalang kayon sa mas maliliit na artist. Siyempre sikat po eh, sikat kayo, di ba? Normal na reaksyon ng pagkatao ng mga tao yun, parang ganun. Ganun. Pero may good point. Di ba? Ganun dapat dumating sa punto na ganun na tayo. Ayun sinasabi ko sa kanila. To validate that, kasi parang, halimbawa, nag-number one si Al James. Binabanggit mo na rin naman yung pangalan eh. Tapos next na magre-release, magna-number one si Flo G. Kumbaga may mga pagkakataon naman na ang number one for music, hindi naman OPM eh. Diba? Eh di dun ka pumasok. Diba? Pagka ikaw yung lalabas, tatabi rin lahat. Bakit hindi? Pero ang galing din talaga nila. Ang galing din, tol. Iba rin din yung ano, iba rin yung ethics, work ethics unang-una. Hindi mo may tatanggi talagang sobrang galing naman. Tinitingala ako talaga silang lahat. Yung mga yan, yung mga matataas na, malalaking rapper na yan. Talagang tinitingala ako sila. Iba kasi talaga sila pa naglabas eh. Ikaw, Ghost, sa iksi ng panahon na ginugol mo dito sa music, I'm not saying na may mas mahaba or what, no? Pero I'm just talking about yung mismong reality mo na simula pandemic hanggang ngayon, meron ka na rin talagang napatunayan. Meron ka na rin talagang na-win. Tapos masasabi natin na... Masasabi ko meron na kahit pa paano. Oh, tapos sustainable ka na rin because of doing music, no? Pero sa bilis na yun, tol, isipin mo yung in-acquire mo rin experience, di ba? Umsing. Di ba? Naalala ko na nag-uumpisa pala ako mag-mix. Okay. Tangina, sinasabi ko sa mga tropa ko, miss ko yung kanta nyo, libre, okay lang. Kahit lagay nyo lang yung pangalan ko. Puta, di nangatawanan pa ako. Tapos yun, doon ko na nakilala si YB na, tangina. Hanggang may mix ko, simple lang. Itong ganito. Pinarinig ko sa kanya. Tapos yung unang kanta namin na nilabas, yung Take Off. Okay. Eh, tapos may nagchat sa akin na producer, ang galing ng ginawa mo dito ah. Tuloy mo lang yan, ganun. Oh, yun yung unang validation mo. Sabi ko, walang bayad yan eh. Libre lang yan eh. Uh-huh. Gusto ko lang portfolio. Eh, lang hinahabol ko lagi dati na portfolio. Kumbaga, tangina. Kasi, eto, sa mga nag-umpisa sa mag-mix pa lang, huwag kayo mahiya maglabas ng kung pangit yung mix nyo o maganda. Kasi ayun yung magtuturo sa kanila, tangina, mali pala yung ginawa ko dito. Yeah. Dapat di ko na nilabas to. Pero kailangan mo talaga ilabas yung para malaman mo kung anong mali mo. Pero wag mo naman ilabas ng alam mong tagilid. Alam mong tagilid. Pero maximize mo pa rin. Pero kung alam mong maganda na sa'yo, di ba? Ilabas mo, painga mo ulit. Mm-mm. Maririnig mo naman yung mali nun pag napainga mo ulit eh. Mm-mm. Diba? At tangina, mali pala yung ginawa ko dito. Dahil pala, sa susunod, ganda na gagawin ko. I-outgrow mo na yun. Oo. Doon ka matatuto lalo. Sa pagkakamali na yun. Si Tony Stark nga, di ba? Kaya sobrang lakas niya. Kada may mali sa suit niya. Tangina, papalitan ko to ng anong-ano. Oo. Lalagyan ko ng rocket launcher to. Ganun. Gets. Ganun. Paano mo, from your mistakes. Paano mo nakuha yung mindset na yun, tol? I'm just curious. Wala eh. Alam ko kasi kung saan ako pa, alam ko kasi doon talaga ako papunta eh. Papunta talaga ako sa top eh. Ayun yung alam ko talaga na, tangina, kailangan ko talaga baguhin yung takbo ng utak ko. Baguhin yung kung paano kumilos. Hindi pwede na tulongis ako pag nakikita nila ako sa kalsada, di ba? Sa internet lang naman ako makulit eh. Siyempre Facebook ko to eh. Eh, puro katarantaduhan talaga dito sa Facebook. Ano magagawa natin? Yan yung gusto mong gawin doon. Pero outside that, sa IG ko, seryoso ako sa IG ko. Pero sa Facebook, maulit talaga ako doon. Parang ano rin, no? Kumbaga, binabalance mo lang din lahat. Pero yung realidad mo, bakbak trabaho. Hindi, kaya ganun lang ako sa Facebook, syempre. Para nakikita ng iba na. Syempre, karamihan ng tao, Facebook para ginagamit. Nakikita nila na approachable pa rin ako. Tama rin. Hindi ako suplado, di ba? Ay, makulit pala to. Pwede pala natin kausapin to. Ganun. Way of marketing mo pa rin siya. Para pwede pag nakita nila ako, alam nila pwede nila akong biruin, 'di ba? Pwede pala nila akong biruin, ganun. Okay. Hindi yung kasi ikaw example ah. Pag nakita ka ng isang artista tapos makikita mo siyang seryoso, 'di ba? Parang tangina, ang hirap naman lapitan nito. Oh, then. Intimidating. Diba? Oh. Kahit hindi sinasadya. Oh. Pero hindi ako artista, hindi ko sinasabing ganun. Sabihin niyo. Ganun lang ako na yung point. Oh. Gets yung point. Hindi ako suplado sa internet. Ganun. That's your way of communicating na pwede nyo akong i-reach out. Mm. Okay, gets. Okay, tol, balik tayo. Sino si Ghost nung bago ang lahat, bago ang music, ano siya nung bata, tol? San siya galing? Anong klaseng bata siya, tol? Hindi ako proud sa pagiging, sa kabataan ko, hindi talaga ako proud eh. Mm-hmm. Ayun yung bagay na hindi ako magiging proud. Kasi tulad nun, alam ko yung tatanong to eh. Mm-hmm. Diba? Eh,
baka mamaya kasi mapanood to ng anak ko paglaki niya. Okay, okay. Ay, tangina, ganito pa na yung tatay ko dati. Mm-hmm. Ayun yung ayoko, ayun yung parang di ako proud na ikwento kung ano ako dati. Pero syempre, talagang tagin sa hood, ganun talaga. Saan to? Sa Makati. Okay, okay. Yun talaga, yun talaga. Ano yung talaga yung nangyari sa hood, ganun talaga. Yun talaga. Okay. Totoo yung, sa gray area, yun talaga yung ginagawa ko dati. Bago ako sa music. Yan. And then, music, masasabi natin music changed it. Mm. Okay. Yung music talaga, tangina. Masasabi ko na iba talaga yung pinera ko sa music kaysa sa hood. Mm-hmm, mm-hmm. Totoo yun. Iba yung pinrovide sa akin ng music kaysa sa hood. Lawinis lahat. Maging maayos lahat yung takbo ng buhay natin. Alright. Okay. Kaya lahat, ito, lahat ng rapper na ayaw umalis sa trap, ayaw yung tigilan yung trap. Maniwala kayo sa music nyo. Totoo yung pera sa music. Oh, umalis na kayo dyan. Ako na lang sasabi sa inyo. Walang magandang maidudulot yan sa buhay nyo. Lalo na kung nag-rap kayo, mapapakap lang yung pag-rap nyo. Diba? Yeah, yeah, yeah. That's a very good piece of advice from Ghost Worldwide, everybody. Hindi namin sinasabing nangyari yon at okay din yung subukan. Pero dito na malinaw na sinasabi, tol, huwag kayong gumawa ng kahit anong illegal. Huwag kayong gumawa ng kahit anong bagay na ikapapahamak nyo. Kasi, alam nyo yun, maraming solusyon sa mga problema, hindi lang yan. Hindi lang yan. Kung artist ka, may ginagawa ka. Kahit hindi, kahit photographer ka, gusto mong maging videographer, may hanap ka ng artist din na naghahanap din ng team niya na magsimula kayo sabay. Omsing. Diba? Ganun iwan talaga. Mo yan, man. Ganun kami ni Ednil. Diba? O yun. Direct shoutout sa Direct Ednil Suaso. Diba? Parang talon, tol. Kahit ano yan, diba? Mm. Subukan mo talaga. Going back. Yun. And yun. Then, eto, napunta ka na dyan. Wala ako lagi sa amin eh. Wala ako lagi sa tambayan. Mm-hmm. Lagi akong wala, lagi akong malas. Pag dumarating lang ako doon, maangas lang ako, naka-BMX lang ako. Shining in the hood talaga. Mm-hmm. Ganun talaga yung dating ako dati. Just lagi akong wala. Yun, tinatawag na ng mga tropa kasi si Hedy, tangina, ghosted, no? Oh, see. Hindi mo talaga nakikita dito. Ganun yung mga dati. Ganun nila ako tinawag noon. Okay. So doon ka na naging ghost. Yun na rin yung naging rap name mo. Yun na rin, oh. Okay. Anong year to? Nagsimula ka mag-music? Mga 2016, ganun. Okay. Well, 4 years din. Kaya na-build mo rin yung ano. Meron ka rin talagang relationship with artists. Mm. Tapos 2020, nag-start mag-mix. Mm. Okay. Puntahan natin yung nakilala mo si YB. Isa ba siya sa mga unang artist talaga na nakatrabaho mo? Nung nag-mix ka na? Si Kid Rascal talaga. Sa mixing? Oo. Ah, okay. Yun. Tapos, kwenta mo yung process na yun. Saglit lang yun eh. Tapos, ano na siya eh. Lagi na sila magkasama ni Keke. Pero saglit lang talaga. Okay, nagusiman na si Kid Rascal. Oo. Okay. Pero mas matagal talaga yung relationship namin ni YB. Oo. Okay. Yung talaga yung, tangina, tingnan gawin natin eh. Testing kaya natin to, ganun. Siya yung kasama mo sa trial and error. Okay. Yun talaga. Kasi nung pumutok din talaga siya bago lumabas yung Big Ape, talagang yung pokpok niya rin, wala, tunog ng ghost yan, mix ni ghost yan, di ba? Mm. May ganun na rin kasi aminin natin, 2021, 2022, yung YBNIT na underground YBNIT is something na doon ka lumabas. Masipag talaga siya. Mm. Kahit hanggang ngayon, kahit ngayon, sobrang sipag pa din niya. Ayun yung maganda sa kanya. Dedicated lahat naman sila, lahat sila ganun talaga eh. Pero siya talaga, makikita mo talaga siya na talaga, kukulitin pa ako nun. Nung, pahinggan natin yung ano, yung mixtape ko na lalabas, bago natin labas, baka mamaya may mali. Siyempre ako, tayo na busy ako eh. Nag-gym ako, tapos kung ano-ano pang ginagawa ako, nag-mix ako. Minsan naglalaro ako. Ayun na lang yung mga trip ko eh, kumbaga doon na lang ako nakapagpahing eh. Buong araw. Hindi ako tumitigil sa pag-mix, hindi ako nagpapahing ha. Buong araw, lagi ako may mix. Lagi ako nag-mix. Siguro sa loob ng isang araw, 4 hours ako nagmi-mix ganun. Laging araw-araw meron kang mix. Yun. Pero pagtapos ng mga 4 hours, nagpapahinga na ako nun. Every 2 hours, nagpapahinga ako eh. Oo. Pero na ako mag-mix eh. Para alaga rin yung tenga. Kasi nabibingi na ako minsan eh. Oo. Yun. Tapos syempre, mag-gym pa ako. Mm-hmm. Diba? Ano-ano pa pinagagawa ako. Laro. Yan lang trip ko. Gym, mag-computer, ganun yung mga trip ko lagi. So, umiikot na lang siya tol sa paggawa ng pag-mix. Pag-mix tapos yung mga business online ganun. Mm. Kasi music na rin naman yung business eh, no? Bago ka napunta doon, hindi, sige, nung nandoon tol, yung process ng
wala pa kayong, hindi pa kayo signed, hindi pa kayo, nothing that, pa, parang underground lang lahat. Ano yung kwento mo sa akin, yung proseso nyo? Kasi kapupulutan nyo ng mga bagong artist eh. Paano kayo nagsimula? Like yung mga struggles doon na, na, alam mo yung mga mahirap gawin dati na mas madali na lang ngayon kasi may resources na eh. Pero yung dati as an artist, yung as a striving artist, all, yung mga paano mag-record, yung mga ganong experiences nyo, nung wala ka pang sariling studio, yung mga ganon. Tanginan. Alam ko yung airsoft ko, binenta ko yun para makabili ako ng magandang laptop sa anong interface eh. So mahilig ka na talaga sa barrel, tapos nag-airsoft ka? Airsoft ko, oo. Okay. Diba, tama, binenta ko. Pati yung scooter ko. Yung stand-up scooter na electric. Okay. Kasi mahilig ako maglaro eh kung ano nung trip ko ng pinagbibili. Okay. Binenta ko yun para makabili ako ng SSL sa anong laptop. Sa anong mic. Okay. Bumuo ka ng parang home studio o, equipment. Home studio, o, ganun. Tapos, anong mic to, sorry? 80-20-20. Tapos, alam ko yung speaker na ginamit ko nung Presonus. Okay, yun, Presonus. Basta, yun, basta mura lang, mura lang. Nice na tapos SSL lang. Tapos, bakit SSL headset? Na? Kasi may ano ka na eh, no? May nag-umpisa background pa lang ka na ako eh. Nag-umpisa pa lang ako nun. Pero kahit na, SSL na kagad. Oo. Hindi, diba? Meron na ako focus rate nun. Pero hindi ako kontento dito. Sabi nila maganda daw tong SSL. Ah, okay. Ganun sabi so, dinitch mo kagad yung ano, Scarlett. Tapos nung naranasan kong makapag-mix sa Universal Audio. Sa UAD. Sa UAD. Tangina, kaya ko rin palang patunugin yung ganito eh. Okay. Gamit ng focus rate eh. Tangina, mali palang bumili ako nito eh. Pero okay din siya na experience ko. Stepping stone. No? Kumaga parang na-realize mo na sa tenga pa rin. Mm. Okay. Kaya, hindi totoo na kailangan mo na mamahaling gamit. Kailangan mo lang talaga magsipag ka. Yun. Importante yun. Pero mas maganda kung meron ka pa rin. Oo, din, no? hindi kakarag-karag yung baril mo, no? Siyempre, pag may bisita ang rapper, alam ka naman, papakita mo yung focus right, di ba? Hindi ako haters ng focus right, ha? Pero angit naman kung bisita mo, sikat na rapper, tapos yung gamit mo, makikita nila focus right. Hindi, ano rin kasi, guys, di ba lagi natin sinasabi may pera sa music? So, kung gusto mong kumita ng quality na kita, ilabas mo ng quality yung output mo. So may rason kung bakit may mga interface na mura, may mga headset na mura, may mga speakers na mura, may mga rason din kung bakit may mga ganong klaseng equipment na mahal. Kasi mas quality yung napoproduce nilang output. Kumbaga sa standards, hindi ko na pagpapaka-technical goes, no? Pero may importance kung bakit nag-i-invest yung mga artist sa mas mahal na mic. Para mapalabas yung gusto nilang vocals. Para mas nag-i-invest yung mga engineer sa mas mahal na interface. Para ma-capture nila yung gusto nilang tunog. So, lahat ng yun, may reason yun. Pero going back, sinasabi ni Ghost, hindi rin yun rason para wag kang gumawa. Kahit na magsimula ka lang sa pinakamura, kahit na mic lang yan ang headset. Pero mas maganda nga mag-umbisa ka sa pinakamura eh. Bakit? Siyempre, experience mo yun eh. Oo din. Diba, dagdag credentials mo yun. Dati, ito lang gamit ko eh. Ang sarap ng ikwento. Pero ito lang gamit ko. Ganun. Pagkwentuhan, oo. No? No? O, tingnan mo, nabili ko to, nagsimula ako dito, nakagawa ako ng ilang kanta. Mali ko nga, dapat di ko binihintay yung mga yung unang interface ko. Eh. Para na ano mo, no? Ma-archives mo to, naka-display sa ano mo, kapag may museum ka na. Ghost ayun museum. Ayun yung mali ko, di ko talaga binihintay. Pero alam ko, nandun lang yun sa pinagbenta ko. Buyback mo na to, buyback mo na. Buyback, times two. O, may shoutout pa sa next track, Ghost World. Hindi, pero tol, isipin mo. Dati, kailangan mo pang, isipin nyo guys, dati kailangan niya pang magbenta ng gamit para makabili ng equipment. Tapos kailangan niya pang ibenta yung equipment na yun para makapag-upgrade. Pero darating yung point na kaya mo nang i-buy back at marirealize mo na yung value ng ginagawa mo, okay lang kahit hindi mo na binibenta yung gamit. Kasi kaya mo nang i-sustain lahat nang walang binibenta. Yun yung power ng music. Yung pinagbenta ako pa nun na, yung airsoft na yun na, okay. Sobrang mahal na mahal ko yung paglalaro ng airsoft. Mm-hmm. Sinacrifice ko talaga yun. Yung para sa music. Yung hobby mo na yun. Pass na muna sa airsoft. Hanggang ngayon, hindi ko nga binibenta yung mga loadout ko kasi alam ko maglalaro ulit ako eh. Oo, baril lang yung bibili mo. Pero, ulit. Yung pinagbenta ko ng airsoft, yung binalik sa akin nun, totoong baril. Yeah. Lahat ng yung mga kinita ko sa music, pinambili ko ng totoong baril. Oo. Hilig pero mo, lahat ng baril ko lisensyado, okay, mag-alala. Pero hilig mo kasi siya, no? Oo. Hilig mo siya. Hilig ko talaga siya. Okay. Ano rin yun? O hindi namin sinabi magpakasikat na rapper kayo para bumili ng baril. Wala sinabing ganun dito, ah.
Si Ghost lang yun. Kasi hilig niya yun eh. Hilig ko talaga siya. Ang ibig legal naman, okay lang eh. Hindi, ang ibig niya rin sabihin, yung laruan, which is yung airsoft na hobby, nung ginive up mo, nakabili ka ng kabuhayan, ngayon, kaya mo nang bumili ng real steel para protektahan yung negosyo, yung pamilya, hindi, tsaka sa hobby rin. Oh, hobby lang talaga siya. Mahilig ka mag-firing, ganun. Stress reliever eh, no? Practical shooting, ganun. Okay. Gets. Yun, tol, balik tayo dun sa struggle days. Bukod dun sa pagbebenta, ano pa yung mga struggle as an artist na pwede mo i-share? Siyempre, ngayon mas comfortable struggle. Na eh. Pag yung mga 1K views, ganun. Pero, tangina, 1K lang yung views ko, ganun. Paano mo tinatanggap yun? Ganun sila. Alam mo, sinasabi ko sa kanila pag ganun lang yung views nila, tangina, kaya mo pala yung 1K. Eh, di ibig sabihin, kaya pa natin gumawa ng mga 2K pa. Siyempre, mga rapper na de-depress yan eh. Pag yung mga ganun lang yung numbers nila. Ngayon, sinasabi ko sa kanila, nakita mo yung ginawa mo. Tangina, makakagawa pa tayo na mas marami pang ganyan. Yeah. Ganun ko sila tinitingnan palagi na parang pag kasi totoo naman eh halos lahat ng rapper kapag bumabagsak yung mga numbers nila bumababa yung numbers nila nade-depress yung mga yan. They feel bad. Oo. Ito yung totoo talaga kahit tangina. Diba? Lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Oh, then, tulad namin na nag-uumpisa pa lang, 'di ba? Hindi naman consistent yung numbers namin, 'di ba? Gapang lahat eh. Oo. Eh, ganun, nung nag-uumpisa pa lang kami, ganun, tangin, nakita mo yung mga tao nung nag-perform ka. Ganun. Di ko sila binibrainwash, ah. Oo. Hindi ganun. Kasi ganun ko napapanood si Pop Daddy. Oo. Kung paano niya kausapin yung mga rapper niya, tangin, ang galing mo. Ang galing ng ginawa mo. Ganun, parang, syempre ngayon, ikaw rapper ka, nai-enlighten ka talaga. Pumapasok sa isip mo ngayon, tangin, ah. Gagawin ko ulit sa susunod. Oh, di ba? Namomotivate mo sila. So, parang kumbaga kahit 1,000 lang yan, imaginein mo, 1,000 na tao sa harap mo. Ang dami pa rin nun. Diba? Oh, then. Sige nga, magkwento ka nga na 1,000 taong kilala mo. Diba? Ang dami pa rin nun. Gets. Kumbaga, yes, totoo yun, pero at the same time, kinikwento ng experience mo, lakas ang ulan. Kinikwento ng experience mo na ano, na up and down yan, tol. Kumbaga, huwag mo lang titigilan talaga. At kahit na onti yung views mo ngayon, onti yung marireceive mo na numbers ngayon, as long as consistent ka, pwede mo i-win back yung numbers, no? Same. Galing. Kasi parang negosyo rin talaga yung music eh. Okay. Parang kung gaano karami yung nilabas mo, ganun din yung karami yung kikitain mo talaga. Hindi naman talaga natin alam kung ano mag-hit dyan eh. Oh, then. Kaya kailangan talaga masipag ka ng release. Paano pag dumating sa punto na sikat ka na talaga? Mm-hmm. Diba? Kahit anong ilabas mo, pakikinggan ng tao. Mm-hmm. Diba? Ganun sinasabi ko palagi sa kanila na kailangan tumating tayo sa puntong ganun na pag naglabas tayo ng kanta, nagkakagulo na sila lahat. Ganun. Kaya, at posible yun. Siyempre ngayon, marathon nga, nasa marathon tayo lahat. Kailangan talaga magsipag tayo. Diba? Kailangan masipag tayo maglabas. Lagi tayo nasa studio, ganun. Sa mga pagkakataon na nasa studio ka, tol, anong mga... Marami akong gustong itanong tungkol sa studio. Balikan na lang natin mamaya. Magbe-break muna tayo. Ang dami kong gustong itanong tungkol sa mga ethics ni Ghost sa studio, ano yung mga rules, ano yung mga kailangan after this break. Andito pa rin kayo sa paborito niyong podcast, DOUGBROCK Radio. What is up, Cyberspace? Maraming salamat sa suporta ninyo at panonood dito sa DOUGBROCK Radio. Hindi lang sa podcast, pati na rin sa iba pang programa ng DOUGBROCK TV. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ano pang hinahantay mo? Mag-subscribe ka na. I-hit mo yung notification bell para updated ka sa mga bago naming palabas. I-comment mo na rin kung ano pa yung gusto mong mapanood. So, paano? Balik na tayo sa podcast. Yo, Cyberspace, DOUGBROCK Radio. Kasama pa rin natin si Ghost ng Ghost Worldwide. Yo, what up? Tol, ano ba yung Ghost Worldwide? Label ba siya? Ano ba siya? Collective? Collective siguro ganun. Ganun ko siya matuturing. Okay. Collective ng iba-ibang klase ng artist. Oo. Ganun ko siya matuturing. Rappers. Ano pa meron sa inyo? Rappers, ikaw, producer, engineer? Oo. Yun, mga shooter, ganun. Oo, meron din kayo mga, okay. Sa camera people, uh-huh. Okay. Do you have mga parang graffiti artists or skaters? May mga ganun ba sa team? O wala? Mga? Mostly ano? Graphic designer, ganun. Okay. So yun yung Ghost Worldwide. Yun. Tapos ikaw, si Ghost. Ikaw yung matuturing na honcho.
Di ba? One of the parang heads. Ganun. Mm, parang ganun. Pero si Ednel talaga. Okay. Si Ednel talaga. Kasi siya nagpangalan nun, siya nakaisip nun eh. Okay, okay. Shout out to direct Ednel. Yun. Siya rin yung CEO dun. Okay, okay, okay. Siya rin, siya lahat. Wala lang lagi, hindi namin nakikita eh. CEO oh. talaga. Hindi mo nakikita eh. Ganun oh, talaga mag CEO. Pero ano kina-Ednel? Ano day ones kayo? Ano, paano magkapit-bahay? Hindi, magkakilala na talaga kami. Okay. Kaklase pa lang niya yung tropa ko sa mga ati pa ako nakatira nun. Doon pa lang sa squatter pala nakatira. Na-demolish kasi yun eh. Tumira ka sa lugar na na-demolish? Oo. Okay. Dati nakatira lang kami sa ano, sa gilid ng tulay. Ganun. Ganun. Okay. Okay. Yun. Nakikita ko na siya, nagpupunta siya doon sa tropa ko. Kaklase niya yun. Yun, mataba pa siya nun. Mm-hmm. Binuli, no? Dinis sa podcast, no? Shout out sa Ednel. Solid yan, solid yan, direct. Okay. Yun, sabi yun, nagkatrabaho kami, ano pa nun, sa photo. Doon kami nag-umisa magkakailangan, talagang maging magtropa. Yun. Paano photo? Photographer siya. Okay. Yun, like, pinicturan niya yung damit ng tropa. Alright. Doon mo siya una na-meet. Uh-huh. Okay. And then, tol, na-develop, nakagawa na kayo ng enterprise. Mm. Nakagawa na kayo ayaw ng business. Ayaw niya mag-video. Noon na. Photo lang talaga. Kasi pag nagtanong pa tayo sa ibang director, magbabayad pa tayo. Kailangan mo matuto mag-video, Neil. Pinipilit ko siya mag-edit ng video. Eh, hindi ba naman, kahit nga hindi na naman siya ganun kagaling. Pero nag-edit na siya ng video ngayon. Nag-shoot na siya. Ako lang nagpilit sa kanya na nagawin yun para hindi para makatipid kami. Para hindi na kumuha sa iba. Oo. Kasi dati, syempre, hindi pa naman pumipera talaga ng mga umpisa eh. Kaya ganun ginagawa niya. Okay. Nag-shoot siya talaga. Pring, ayoko talaga dito. Pring, photo talaga ako. Nag-reklamo sa akin. Kailangan mong gawin yan. Tangina mo, kailangan natin panindigan GhostWorldwide tayo. Talaga kayo lang, no? Ano lang talaga, motivating ng isa't isa, no? Sige pre, naniniwala ako sa'yo pre, ganun naman siya tayo. Sino yung mga artist niya that time, nung during that time na nag-ano pa lang kayo, nagsisimula? Ayun yun, si YB, si Ryuji, si KYG. Yan. Okay, nandito na si KYG. Okay. Si Zach, yan. Okay, old Zach. Okay, iniisip ko lang tol, talagang ano rin no, kasi bago naman din talaga nag-hit ng tuloy-tuloy, bago naman naglabas yung Red Boys na. Nakaraming labas, nakaraming talaga. Ang dami nyo rin talagang binitawan, no? Ano rin talaga, ano? Paanong strategy matatawag yun? Kasi naniniwala ako na after 5 years, may mag-hit dun, after 10 years, mas mga ganun. Okay, so, okay, okay. Pagtagal ng panahon. Kailangan itanim mo na lang agad. Oo, di ba? Oh, digital kasi era na eh. Kasi alam mo bakit? Ito ah, yung mga lumang kanta, di ba? Mm-hmm. Yep. Kahit ngayon, sinasoundtrip pa rin sila eh. Jobay, di ba? Sa TikTok, no? Kaya inahayaan ko sila mag-melodic. Siyempre, masarap sa tenga yung melodic. Pero depende sa listener yon. Mm-hmm. Pero lahat ng music kasi, mag-iiwan ka ng memories dyan eh. Tama. Di ba? After 10 years, sabihin natin na, itong Slime Baby. Mm-hmm. Tangina, soundtrip namin to dati ng Shota ko eh. Nag-iwalay na kayo after 10 years. Putang ina, ito yung pinapatutog namin dati ng Shota ko. Kaso iwalay na kami. Oh. Diba? Ganun pa rin, no? Pinamarket pa din, no? Pinapakinggan pa din. Kinikwento pa din. Yun. Ayun yung sinasabi ko sa kanila na tangina, kailangan gagawa tayo lagi ng kanta. Ito ha, pag gumawa kayo ng kanta para sa isang tao lang palagi. Para sa isang tao lang? Para sa isang tao lang. Mapadistract man yan o hindi. O, ito ha, especially diba lahat ng distract nag-hit kasi isang tao lang yung tinutukoy nila. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Tapos yung mga love song, lagi nag-hit kasi isang tao lang yung tinutukoy nila. Patutugin mo nga. Pag narinig mo nga yung Sebiana, diba? Autoplay sa utak mo eh. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Tahimik ka na, parang kumakanta pa rin yung utak mo eh. Mm-hmm. Ikaw pa rin ang baby ko. Diba? Diba? Yun, ganun yung sinasabi ko na kailangan makagawa tayo ng timeless music na talagang tumatatak. Classical, no? Mm-hmm. Parang ganun, no? Ay, classic na parang kahit na intro pa lang mapakinggan mo, nagpe-play na yung buong chorus sa isip mo. Kasi diba? Alam na alam mo siya. Oo. To the point na lahat ng, parang magiging anthem. Ganun. Ganun. Okay na goal. Tsaka hindi lang ano tol, hindi lang talaga heavy na rap. May melodic, may pa R&B. Diba? Hindi siya heavy na for a certain niche lang. Ayun yung sinasabi ko sa kanila na kailangan lahat ng beat kaya niyong lapatan. Kasi si Lil Wayne, wala siyang official type beat.
wala siyang sariling type beat talaga. Na Lil Wayne. Si Lil Wayne talaga walang sariling type beat. Eh, doon ko lagi sila pinapasay. Ayun yung era na naabutan ko eh. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Ayun yung parang pinakikinggan ko dati. Carter. Oo. Tangina pag, ngayon ko lang siya naintindihan na gantong, medyo may edad na ako. Siyempre, 27 pa lang ako. Gantong edad na ako. Ngayon ko lang naintindihan na wala siyang sariling type beat. Mm-hmm. Lahat ng beat kaya niyang lapatan. Ganun kasi, ayun yung sinasabi ko sa kanila na dapat pag nilapagan kayo ng producer niyo ng gantong beat, kaya niyong lapatan yan, kaya niyong patayin yan. Mm-hmm. Pwede naman wag natin i-release ngayon eh. Oo. Kasi hindi napapanahon eh. Pero dahil kaya mo. Oo. Yun. Ayun yung tinutukoy ko pala. Ayun yung tinuturo ko sa kanila. Versatile na artist, oo, no? Bakit importante na kayang sumakay sa kahit na anong beat? Siyempre, example, pumunta ka sa ibang studio na ipagtrabaho ka sa ibang artist, na ipagtrabaho ka sa ibang producer. Paano kung ganito yung genre nila? Diba? Oh, then. Ganito yung genre nila. Eh di ganito yung lalapag nila sa'yo tapos hindi ganun yung genre mo. Papapayaan ngayon. Ipapayaan mo ngayon yung Ghost Worldwide. Diba? Magagalit ako sa'yo yan. Ayoko mag-usap. Eh nga sinasabi ko sa kanila, pag pumunta kayo ng studio, huwag kayong mag-uwi ng beat na sa bahay nyo itatake. Kailangan dun yung lapatan mismo on the spot. Pakita nyo sa kanila na malupit kayo. Ayun sinasabi ko sa kanila. Tangina. Ba ayaw ang sasabihin ng ibang rapper na putang Ghost Worldwide yan, oh. Nag-uwi ng trabaho. Wala pala yan eh. Assignment, diba? No? Nag-assignment. Ito ah, ito tulad nito. Ina, nag-hallucinate na naman, oh. Feeling ko malakas kami, diba? Oo. Oh. Totoo naman eh. Oh, diba? Yun. Kumbaga, Nick, kumbaga ano mo yun, value mo yun sa gawa mo eh. Value mo sa sarili mo yun. Eh, yun sinasabi ko sa kanila, kailangan, tangina, pag nirepresent mo yung team natin, kailangan malupit ka dyan. Oo. Hindi pwede na uuwi ka na. Yeah, hindi ko natapos yung trabaho namin dun. Ayoko lang ganun. Magagalit ako sa'yo nun. Parang ano, no, Ghost, no? Parang, I mean, kung paano ako magsulat, respect sa'yo, ah. Si Ghost lang yun, para sa, kumbaga, that's his way of motivating his artists, no? Mm. Pero kung paano ka gumagana, okay lang din, respect pa rin sa'yo. As long as hindi ka nagpapasulat, okay ako dun. Parang ganun. I mean, kung rapper ka. Rapper ka. Sa ibang genre kasi may mga songwriter talaga, yun talaga yung ano eh. Oh. Yun yung may mga interpreter na ang strength naman nila talaga singing lang. 'Di ba? Hindi sila kulang sila sa experience maybe para makapagsulat ng kwento. Pero may boses. Mm. Pero sa hip hop kailangan talaga ikaw magsusulat niyan eh. Ano masasabi mo? Halos lahat naman ng rapper ng daming experience eh. Lahat talaga galing sa hirap eh. Oh, 'di ba? Sapat na experience na nga nagaling ka sa hirap eh. Para isulat mo yun eh. Di ulitin mo yung sinabi mo na nakaraan, ibay mo lang yung pagkakakwento. Diba? Ulitin mo yung verse mo na nakaraan, o ibay mo lang yung verse, ganun pa rin, galing ka pa rin sa hirap. Diba? At may makaka-relate pa rin sa'yo. Meron pa rin nasa hirap na gustong makaalis dun. Gets. You don't have to make it complicated, eh, no? Oo. Basta yung mensahe mo. Yun pa rin. Diba? Wala kang dapat baguhin. Kung meron, siguro kung may napatunayan ka na, halimbawa, ako may napatunayan. Kung nakari, may napatunayan na ako. Ayun yung sasabihin ko. O, nakabili na ako ng gantong sports car, ganito. Pwede ko sabihin yun sa kanta, di ba? Kasi nangyari na. Totoo eh, di ba? Oh, gets. Pero ngayon, halos lahat naman ng rapper. Pero, tangin na mali kasi talaga dapat naman. Kung rapper ka, mali maging humble ka sa kanta eh. Dapat na maging maangas ka. Kasi yun yung culture talaga ng rap eh. Mm-hmm. Yung maging maangas ka para gayahin ka. Diba? Oh. Kasi kung rapper ka na, ay, hindi po, ganito lang po ako, humble ka. Sila tupa nga, nandudurapan ng media yun eh. Diba? Kailangan talaga pag rapper ka, mayabang ka. Diba? Pero kung tangina, hindi, titiklop na tangina. Huwag mong duraan sila, ano ha? Pag nakita mo yung mga media natin dito, maduraan mo. Lagot ka dun. Pero hindi, I mean, it's a character. Oh. But attitude. Pero attitude, siyempre, okay lang maging maangas ka, pero attitude mo. Oo naman. Kumbaga, maayos ka makitungo pa din, di ba? Sa mga kapwa mo. Pero kung alam mo naman na, tulad niya, media, nabalita ka na nga, ito totoo ka pa sa mukha, di ba? Oo din. Ano rin, balance pa din. Haya, wag mo rin haya, alam mo rin naman kasi kung kinukupal ka, kung binabastos ka rin eh, di ba? Protekta mo rin sarili mo. Pero maging maayos ka na maangas. Parang may nakita akong vlog. This is with, ano, O-Side Mafia. Sinabihan mo sila na parang... Hindi ako ang sabi lang. Ang sinabi lang camera, nun, kailangan sorry. Pag nagkapera ka, bumili ka ng drip mo para maangas sa tignan. Yun lang yung particular na line. Yun yung sinabi ko talaga. Pero yung may nagsalita pa doon na ano, diba?
Para hindi kayo mga talongis. Si Ednil yun. Okay. Gagay si Ednil. Ano lang din yun? Hindi, ano naman yun eh. Kasi usapan nilang sila-sila yun eh. Oh. Hindi naman sasabihin ni Ednil yun kung wala naman silang closeness, kumbaga. Bilang magtotropa yun. Pero malinaw yung example, no? Invest in yourself. Oh. Ayun talaga. Bakit? Dapat. Ano point nun? Ano yung sinabi mo dun? Ano yung point Anong mo? Point nun? Siyempre, pag rapper ka, kailangan talaga maangas kayo, di ba? Kailangan shining ka talaga, di ba? Para pag, ito example ah, rapper ako. Kumbari sikat ako na rapper. Sobrang sikat ko talaga. Mm-hmm. May kita mo ako sa labas, nakapambayo ako, nakaboxer ako, tapos sabay ikaw, pan ka, mas maangas ka pa sa akin. Pag nag-picture tayong dalawa, papayag ba ako nun? Oh, diba? Oh, mas maangas ka sa akin. Ako mukhang matutulog, mukhang maliligo pa lang. O diba? Bumili na suka. Hindi pwedeng pag-rapper ka. Lalabas ka ng mukha kang tulungis talaga. Lalo na kung may pangalang ka. Tangin, pag nakikita ko nga sila, yung mga sikat na rapper, tangin na, ang angas na ito, kakapal ng ginto. Diba? Mm-hmm. Kaya ayun din sinasabi ko sa kanila, tangin, huwag kayong lalabas na mukha kayong tulungis. Mamaya makita kayo ng pan dyan, magpo-feature sa inyo. Mas maangas pa yung pan sa inyo. Lugi kayo sa internet. Mm. Diba? Lagot ka sa comment, no? Oden, branding pa rin, no? Oo. Saan mo natutunan yun, Tol? Wala eh. Kasi talagang mahilig lang talaga ako para pag-obserba lahat ng ginagawa sa ibang bansa ng mga rapper. Feeling mo yun yung mga tamang ginagawa. Oo. Dapat yun yung ginagawa. Oo. Parang ganun. Oh, I gets. Kung ano yung, si Pop Daddy. Basta si Pop Daddy kasi lagi siya pinapanood talaga. Kung paano niya i-handle yung mga artist niya. Ganun. Tapos ang galing niya. Ayun, parang, yun, ina-adapt ko lang yung mga sinasabi niya. Important, Tol, na ano? Important na meron kang references. Pero at the same time, i-apply mo yung sauce mo. Omsing. Yun talaga eh. Kasi, kumbaga, bakit naman hindi mo titignan yung ginagawa ng successful na tao? Di ba? Kung ginagawa niya na yun for a living, bakit naman hindi mo titignan kung paano niya ginagawa yun? Baka applicable sa'yo. Baka ma-apply mo, ma-add mo yung sauce mo, mas mapaganda mo pa sa sitwasyon mo. References. Sa ano ba, Tol? Sa bilang si Ghost, meron ka bang ano? Meron ka bang parang, what they call this, mga tao na nagme-mentor sa'yo on what you're doing now or lahat to ginagawa mo siya as a startup, parang ganun. Wala eh. Wala talaga eh. Tropa lahat puro, lang. Tropa yan, tropa. Sila yung circle sila, mo. Sila Price yan, mga tropa. Yun, mga guide. Nakakausap ko yan sila. Sila ko yung nakakausap ko. Nakakausap ko rin yung si Koy minsan. Pag nagpupunta ako sa kanila nun, pag nag-mimix ako. Okay. Pero, huwag na natin pag-usapan yun. Basta. Oo. Oh, yun yung mga bagay na personal. Split na sila nun. Okay. Itong music Ghost, anong masasabi mo na parang ultimate na change sa POV mo? Kasi binago ka nito bilang tao eh. And ano yung gusto mong ilaan para sa music, kumbaga, for the rest? Wala eh, ito talaga yung gusto ko eh. Parang tangina all in na talaga ako dito. Kumbaga, naiintindi ako ng sinasabi ng mga artist sa kanta eh, na sa music kalulong, talagang totoo siya eh. Totoo talaga siya na hindi ka talaga ililigaw ng music. Mm-hmm. Totoo. Basta alam mo yung pupuntahan mo. Mm-hmm. Pero kung gawa lang ng gawa ng kanta tapos hindi mo naman alam, bali, wala lang din yun. Pero kung alam mo talaga kung saan papunta, diba? Doon talaga yung pupuntahan mo. Example ah. Mm-hmm. Gumawa ka ng kanta ngayon, nag-hit. Eh kailangan mo siya sundan nang mag-hit ulit. Eh hindi nag-hit. O ngayon, anong gagawin mo? Diba? Hindi mo alam ang direction mo. So, sa madaling salita, one hit wonder ka, kailangan pang gumawa ng marami. Kailangan pang gumawa ng gumawa. Para kung may hindi gumana, meron ka ulit isasalpak, Na kahit marami yun na hindi gumagana, 2, 3, 5 years from now, pwedeng gumana yun. Oo. Diba? Pero consistent ka, no? Kailangan, ayun talaga, kailangan consistent ka. Utangin akong, kung yung mga nagtatrabaho nga sa construction, di ba? Araw-araw silang pumapasok sa opisina, araw-araw silang pumapasok. Kailangan gawin din namin yun. Ayun yung sinasabi ko, kailangan turing natin trabaho to. Hindi pwede na maisipan natin, rapper tayo. Mm-hmm. Diba? Kung kailan lang natin gusto? Oo. Kailangan trapper tayo araw-araw. Kailangan ako nagmimix ako araw-araw. Aminado ako, alam nila yun. Ako mas gusto ko pa nga yung nakinukulit nila. Kuya, pamix ako, kanta ko yan, lalabas ko to. Kasi good problem sa akin yun eh. Ibig sabihin may produkto kayong ilalabas. Oo, good hindi ko tinitignan na, tangina, magmimix na naman ako. Pagod na ako, hindi ganun. Good problem sa akin yun. Iniisip ko palagi, tangina. Mamaya, mag-hit to. Ito yung magpagpabago ng buhay namin. Diba?
wala talaga tayong alam kung alin dun. Pero malay mo, di ba? Basta at least ginagawa naman natin ng paraan. Kinikilusan natin. Hindi naman... And don't play with us nga. Hindi naman namin alam na mag-hit yun. Yung love melody, hindi naman namin alam na mag-hit yun. Lalo na yung love melody na yun. Ha? Mali pa yung lyrics dun sa lyric video. Oh. Napag-usapan lang namin sa GC yun. Nung hit na? Hindi. Nag-usap lang kami sa GC na, yeah, labas ako kanta. Sige, ikaw, labas ka. Anong lalabas mo kanta? Eto, yeah. O sige, labas na natin yan. Ganun lang. Si Ednal, gumawa ng lyric video, mga isang araw lang ata. Kinabukasan, nilabas na namin. O after a month, mga 3 months, ganun, nag-git siya. Diba? Takina, sinasayaw na nila, Wise Gando. Nilokong TV na doon. Takina. Naisip ko na, kaya pala namin yun. Pero nilabas niya lang siya as easy as that. Nawala kami pakialam. Para lang may malabas kami. Ganun lang. Di. Basta yung consistency lang minimit nyo. Simplicity is the key talaga. Hindi mo talaga kailangan maging maangas lagi na labas. Tangina. Ayun nga, simple lang eh. Lyric diba? Video, mali pa. Oo, diba? Mali pa. Tangina. Pero na-pick up ng tao sa TikTok. Nag-viral. Oo. No, may part doon na yun yung... Okay. So wala siyang ano tol? Wala siyang formula. Wala talaga. Para mag-hit. Baga, parang... Kailangan na natin maglabas ng kanta. Parang ganun lang nasa isip namin. Na parang ganun. Minimit lang talaga yung consistency. Oo. Tapos sinabi ko, mali mo kayo mag-git yan mga after or 3 months. Ganun. Okay. Kaya ganun ko siya. Tapos, kasi yung Slime Baby, ganun ko siya tinitignan. Eh. Uh-huh. Ayun yung unang project namin na nilabas sa sarili niyang YouTube. Pero unang project namin ata yung ano, Lab Scars. Okay. Lab Scars, tama. Yun nga. Yun, sinabi ko sa kanya, ito yung tago. Solid tong kanta na to. Promise ko sa'yo, mga after 3 months, mag-hit to, ganun, ganyan. Malay mo, after 10 years, patugtugin pa rin to. Ganun sinasabi ko sa kanya. Kasi, iba talaga pag yung mga, yung pang, para sa isang tao lang. Okay, okay, okay. Diba? Oo. Para sa isang tao lang yung music na ka-dedicate. Yun. Kahit ikaw, di ba, may mga kanta na paborito na parang love song type shit, di ba? Di ba? Tapos isang tao lang yung naisip mo, parang ganun. Oo, ganun. Ngayon, ganun ko na tinitingnan yung mga music ngayon na tangina, basta nababibe siya. Okay. Tapos, naiintindihan mo, di ba? Yung sinasabi niya, yung nilalaman ng sinasabi niya, ganun. Kaya, dun naisip ko na tangina, dapat pala pag gumawa ng kanta para sa isang tao lang. Kasi gumagana yung ganun. Oo. Effective yung ganun. Okay. Ganun. Tangina. Tol, ano yung sasabihin mo? Hindi, kasi... Ang galing kasi tangay na naiisip ko yung mga ganun. Walang tuturo sa akin ng ganun. Oh, then. Yung mga ganung realization, tas i-apply mo, tas sasabihin din ng mga peers mo, ng mga tropa mo, mga kasama mo sa click mo, tama yun, Ghost. Tama yun, gawin natin yan, yeah. Parang naniniwala sila dun. Tas fact siya, maganda siya, positive siya, pero walang nagturo sa'yo. Wala talaga. Na-realize mo lang na yun yung best effort. No? Ayun, sinasabi ko nga sa inyo to para alam nyo na yung gagawin yung susunod eh. Oo din. Ghost, kwento ka nga ng isang song na ginawa nyo. Paano nyo siya ginawa? Tapos nag-hit. Yung proseso ng paggawa hanggang nung nag-hit siya. Yung Red Boys. Oh, sige. Paano yan? Yung Red Boys, kanta yun ni ano eh. Ni Zach. Okay. Ni Zach sa ni Kram. Kanta talaga nila yun, dalawa. Okay. Ngayon, nag-usap-usap sila. Tangina. Sa GhostWorldwide na lang natin labas yan. Mm-hmm. Ganun. O sige, ayaw nyo na ito. Ang ganda. Eh, kasi pagkarinig ko pala ng hook, ang ganda na ito. Hook pala yung ginagawa nila. Mm-hmm. Ang ganda na ito. Mm-hmm. Ay, tangina, ayaw ko na ito. Sa GhostWorldwide na lang natin labas yan. Yan sabi nila sa... O sige. E di, nilagay na ni... Sino ba una doon? Ni Ryuji, nilagay niya na yung verse niya doon. Si KYG, nilagay niya na yung verse niya doon. Tapos si Sa, wala. Nilagay niya na yung verse niya doon. Eh, narinig nila why, binit nila na 8-man. Yeah, hop kami dyan. Doon sila nagsiyap. Pero hindi ko naman talaga sila sinabihan na gagawa tayo. Ang balak lang talaga namin doon. Ryuji, CKYG, OLG sa si Kram. Okay. Wala talaga sa plano si 8-man sa si why, binit. Okay. Sila lang yung nagpumilit. Dapat nga yung why, binit na yun, si Enzo dapat yun eh. Okay. Si Enzo ngayon magpapacheck up ng asawa, ng SM niya. Okay. Yun. Wala siya nung recording. Oo, wala siya ngayon. Sa ngayon yung hindi nakasama doon. Okay. Ganun. Tapos naging ano na siya, yun na, naging parang pose track na, no? Ito, oh. Ang angas ng hook na ito, oo. Ang angas ng hook na ito. Sabi ko sa kanila, ang galing niya.
kanina lalabas yan? Kaysa, sige, tara, tapusin na natin yan. Yun, doon na nag-umpisa yun. Ang tagal bago nalabas talaga yun, ang tagal, sobrang tagal, siguro mga ilang buwan pa. Okay. Naka-imbak pa yun? Oo. Meron pa nga kami naka-imbak yung nalalabas eh. Marami, basta lahat ng nilalabas namin ngayon, puro mga naka-imbak yung mga dati pa. Okay, yung mga tinatrabaho nyo lately, matagal pa lalabas yun. Hindi, kasi inuubos na namin sila eh. Okay. Parang tayo sobrang dami natin ng unreleased, labas na natin to. Ayun, ako sinasabi ko sa kanila, yung G-Drive ko, nag-upgrade na nga ako ng G-Drive para dun eh. Oo, sa sobrang dami. Oo, no? 200 plus. Yung SSD ko pa nasira. Okay. Ayun ngayon yung parang nai-stress ako. Tangina mo, pag di naayos ni Melvin to, yari sa akin to. Sinisiyo yung magagawa eh. No? Pero hindi sinasabi ko sa kanya, ayusin mo yan, pag di mo naayos yan, bahala ka, di ko pibigay yung sweldo mo. Walang choice yung taga-ayos, no? Kailangan niya pagganahin. Ikaw, bilang producer, gaano ka-importante yung pag-safekeep ng mga files, pag-filing? Sobrang importante kasi ayoko siyang nalilik eh. Oh shit. Oh, ayoko nalilik talaga eh. Kumbaga sila, hindi ko rin nga sila pinapasahan ng kanta nila eh. Bakit? Bakit? Kasi, anong purpose nun para sa'yo? Example, nag-leak, nag-hit. Siyempre, kung naunahan tayo ng upload ng mga nagnanakaw ng kanta, edi naunahan din nila tayong kumita. Kahit mababawi mo yun, nakuha na nila bago ka lumabas. Diba? Hindi lang, okay. Sabihin na natin, oh, exposure rin sa'yo, di ba? Pero siyempre, mali naman yung talagang ginawa mo, nagnakaw ka, in-upload mo sa iba eh. In-upload mo na hindi alam na may-ari. So, diba? Hinayaan mong gumawa na yung iba ng mali sa'yo, no? Parang ganun. Okay. So, dati nangyayari yun, nagli-leak. O ngayon, talagang di, tangina nyo, subukan nyo ipasa, yari kayo sa akin. Ganun ang ginagawa ko. Pero hindi naman, hindi ko sila minumura. Subukan nyo ipasa, yari kayo sa akin. Sige. Huwag kayo magpapakita sa akin pag yan, pag yan lumabas. Lalo na yung mga kanta na mga talagang mga gustong gusto ko na ano, na hindi ko talaga pinapasa sa kanila. Yung mga, pag yung kanta yung parang okay lang, yung panlabas lang talaga. Yan, binibigay sa kanila. Pero pag yung mga paborito ko talaga, natanginan to eh. Mag-hit talaga to yung mga ganong kanta. Hindi ko talaga binibigay yun. Soundtrip lang sa studio yan. Oo. Ang ina, baka mamaya mag-leak to eh. Ganun. Yan tayo pa naman mga ganun. Totoo. Marami nakaabang na mag-upload lang ng ano tol, no? Content na... Okay, so iniingatan mo yun. And then, sa filing naman, pag sa store yan, yung mga storage tol, nag-i-invest ka sa ganyan? Cloud storage? Hindi, hindi naman ako naka-Mac eh. I mean, yung mga Google Drive, yung G-Drive. Google Drive, yun, nag-i-invest talaga ako. Upgrade ka talaga, no? Para marami ka storage. Kailangan eh, kailangan talaga eh. Okay. Kasi napupuno eh. Yung dinalagyan din siya ng mga file ng video. Oh, then. Siyempre, label kayo eh. May mga MV kayo. Doon, dinalagay din. Tapos napupuno talaga yung SSD. Naka 2 terabyte na ako, napuno pa rin eh. Laki na no, no? Hindi, ganun. Ang dami nyo rin kasi. Ang dami nyo, I mean, ang dami nyo gawa, ang dami nyo release. Ay nga eh. Tapos sabi ni CKYG, di ba, nag-record ang dami. Ang ina, pabor sa akin yun. Bakit? Nagagamit yung studio. Di ba? Oo din. Oo din. Eh kung studio walang gumagamit, tangina anong silbi niyan? Eh di ibig sabihin tamad yung mga artist mo. Ganun nga yung gusto ko yung nag-aagawan sila. Ay putang ina. Talagang gamit na gamit yung studio, di ba? Sulit yung binabayad sa upa, yung binabayad sa oriente, sa wifi. Sulit ibig sabihin, di ba? Oo. Maximize, no? Oo. Hindi yung tangina niyan. Inaamag na yung mic natin, no? Ay, you know, ano tawag dito? Agyo, ina-agyo. Diba? May gagamba ng nag-recording, no? Oo. Ganun, at least, tangina, good problems pa rin yun. Diba? Ngayon, syempre, ngayon, kailangan ko nang siguro ayusin yun. Mga schedule namin pag mag-record. Oo. Right? Pero kasi dati, nag-schedule kami. Okay. Hindi sila nagpupunta. Iba yung nagpupunta. Tangina, tumangang okay, ang sarap. Minsan, mga late, no? Oo. Yun, importante yung scheduling. Hindi nga kasi ano eh. Hindi, minsan nga hindi ko na kailangan pumunta dun eh. Bakit? Nagpupunta na lang ako dun kapag mag-aasama sila sa isang kanta. Okay, okay. Pero pag solo nila, sila na lang nag-record. Tinuruan ko kasi sila mag-record lahat eh. Sinasabi ko sa kanila, balang araw magkakaroon kayo yung sariling studio niyo, sa sarili niyong bahay. Mm-hmm. Magandang matuto kayong mag-record. Tama. Para, isipin mo, nakikita ko na sa kanila yun ah. Na magkakaroon sila sariling bahay, sariling studio. Diba? Pero sila hindi nila nakikita. Ewan ko, nakikita nila sarili nila yun. Pero ako nakikita ko na sa kanila na magiging ganun sila basta masipag lang sila mag-rap. Oo din. Diba? Parang ano rin to, le. Kumbaga,
Yung pangarap nila nakita mo na hindi pa nila nakikita yung pangarap nila, no? Oo. Ayun, tinurungan ko sila lahat mag-record. Ngayon sila, ang galing naman ngayon. Nag-freestyle lang yun. Oh, hindi nagsusulat. Okay. Bukas sila ng bukas. Kasi alam nila magmi-mix ka lang. Magmi-mix ka eh. Pagkatapos nila mag-ano eh, no? Mag-track eh. Kaya tangina to ako ito. Hindi kain sa oras. Oh, din. Diba? Oh, din. Pagpupunta sila studio, buo na yung mga song. Hindi, freestyle nga lang eh. Oh. Ganun. Hindi yung tangina. Magsusulat pa. Kasi yung ba sa studio, di ba? Ilalatag yung beat ng producer tapos may magsusulat pa. Matagal. Sila habang naikinig ng beat, pak. Babakbak na, no? Oo, ganun. Tapos re-record na lang pag mali. Totoo yun, sabi ni CKYG, 20 minutes, 30 minutes, kaya niyang tumapos ng kanta. Totoo yun. Takin na ako, magpapatunay talaga nun. Dapat mag-pre-verse si CKYG, no? Oo. Okay, oy, may podcast kami ni CKYG, guys. Kung hindi niyo pa napapanood, panoorin niyo. Last month lang yun. Sobrang solid nun. Okay, tol. Itong susunod kong itatanong, medyo ano siya. Bilang yan, executive ka tol ng label. Paano mo naman anong itsura naman ng decision making mo? Paano mo pinangangalagaan yung posisyon na yon? Paano mo siya tinitreat? Kasi syempre, para pakinggan ka, kailangan mo rin maging tao na papakinggan, 'di ba? Yun din yun eh. So paano ka bilang engineer, producer at bilang si Ghost kapag ka work ethics ba? Kumbaga pag kinakausap mo sila or the way na nililid mo yung team. Hindi, pag alam nyo lang seryoso talaga ako, hindi naman sila nagsasalita. Okay. Nakikinig lang sila. Mm-hmm. Pero pag, alimbawa, biruan talaga. Naipagbiruan talaga ako sa kanila. Pero pag nakikita naman nila na hindi nila ako mabibiro basta-basta pag dumating na ako, iba yung aura ko. Alam na nila yun. Mm-hmm. Kinakausap ko sila. Mm-hmm. Pag, alimbawa, sinabi ko, punta ka studio, kausapin kita. Ganun. Alam na nila yun. Ganun. Pag nag-uusap kami, yun, marami kami minsan. Ganun. Pag seryoso talaga, hindi, sa akin, hindi naman sila ano eh, yung sabihin mo na isip bata na kakausapin mo, hindi, pag alam nilang seryoso, alimbawa nag-uusap kayo, magbibiroan, hindi ganun. Pag seryoso talaga yung usapan, seryoso talaga yung usapan. Hindi professionals ito, din. Ayun yung sinasabi ko sa kanila na kailangan ganun tayo. Para pag nasa ibang tao tayo, hindi tayo sabihin, tangin niya nito. Hindi ko may ugali nito. Diba? Oden. Masyadong ghetto, no? Oo. Oden. Kailangan pag umarap tayo sa ibang tao, tangin na masasabi nila na, oh, maayos pala to. Yan. Hindi, kasi hindi mo masisisi talagang hinuhusga ng tao dito. Yung mga tao based sa... Mas madaling husgahan sila. Siyempre, mga rapper sila eh. Oden, diba? No? Shiny sila. Pag may pangalan ka nga, diba? Halimbawa, artista ka, may pangalan. Mas madali kang husgahan eh kaysa sa normal na tao ka lang. Yeah. Diba? Yeah. Ay, yan sila, oh. Tangina, makikita mo naman talaga sa internet, di ba? Pinagtitripan din talaga sila. Kami na nga na nagtitrip sa isa't isa sa GC. Tingnan mo yung ginawa na naman sa feature na ito. Mga print screen, no? Labanan ng print screen, no? Pero paano yun, tol? Ikaw, paano yun? Paano natitake ng mga artist mo yun? Or paano niya dinideal yung mga ganun shit? Kasi syempre, toxic. Tinitignan ko pa rin yung good side, eh. Okay. Exposure mo pa rin yan, gago. Mm-hmm. At least, tangina, sikat ka. Mm-hmm. Oh, diba? Pag nakita ka naman yan, papapicture yan. Oh, hindi ka naman i-dis yan sa totoong buhay. Hindi ko tinitignan yung gano'n na, tangina, nasar ako nito, mahihiya ka, titiklop ka. Hindi, good side. Titignan ko pa rin yung good side. Exposure mo pa rin yan. Nilalabas ka pa rin nila. Diba? Sila na yung naglalabas sa'yo. Eh, pag nga lang, nakakatawa talaga. Okay, pero pag pinakinggan ka naman, oh, alam mo magugustuhan ka, no? Mm-hmm. Okay. Oh, maximizing lang din. At saka, yun, positive notes. Pagtingin ng good side. Importante 'yun tol kasi kung minsan hindi ang ano rin kasi ang grow welding kasi na internet minsan you know. Putang ina, tarantado rin talaga eh, no? Pati bayan din talaga ng dibdib, no? Hindi, sila nakikita ko na matibay din talaga. Matibay din talaga sila. Hindi, siguro sa experience rin. Mas gago sa streets. Di ba? Mas hindi, gago sa slums, di ba? Hindi ka magaganon eh. Sabagay. Kasi syempre yung mga tao din parang pa-plastic kayo. Pero tangin na sa internet talaga, hindi mo kilala eh. Oo din. Pag kilala mo, hindi ka naman basta pag-tripan eh, diba? Hindi, pag pinag-tripan ka, suto ka na agad eh. Diba? Oo, gets. Baka hindi lang kayo magpansin na, pag-tripan ka, tangin na mo ah. Pag-tripan mo ako ah. Hindi lang kayo mag-iimigan niya pag nagkasalo mo ko. Sa internet, hindi mo nakikita. Puta, lalabas ka ng picture mo na kung ano-ano, diba? Oo din. Ano yan, tol? Parte yan ng show business. Mm-hmm. Entertainment.
kapag ka talaga naging public figure ka, expect mo yan. Expect mo yan. Kasi, wala eh, public figure ka eh. Di ba? Kumbaga, entertainment yung pinasok mo industry eh. Di ba? Wala, paano ka talaga? Makikita ka ng kahit na sino, kahit saan. Speaking of entertainment, and yun yung sinasabi ko palagi na kailangan lahat ng kanta natin nag-i-entertain tayo. Okay. Malupit dapat yung... Tangin, ang galing mo ah. Ganun. Ganun may, dapat yung sasabihin na makikinig sa'yo. Kasi entertainment nga, di ba? May entertainment value. Kasi yun naman talaga tayo eh. Di ba? Kailangan, galingan mo yung beat mo, galingan mo yung mix mo. Para pag narinig ng mga na gustong matuto ng mga ginagawa mo, di ba? Ang galing nun ah. Di ba? Ganun yung sasabihin sa'yo. From there, natataas mo yung value mo. Nakukuha ka ng validation na maayos. Para mas pagprosigihan pa. Okay yun. And ikaw tol, napansin ko sa'yo kapag ka, pagka maangas yung isang tao, talaga pinapuri mo rin. No? Mm-hmm. Ano ka rin talaga sa... Hindi, ay naman totoo eh. Diba pag tangin ng kunwari, ito maangas to, kaya ko rin yun. Tangin, alam kong kaya mo yun, pero tangin, sabihin mo na yung totoo, mas magaling sa'yo, di ba? Wala namang mawala sa'yo eh. Di ba? Ego kasi yun eh. No? Alright. Ano yun? Bakit ganun ka? Wala eh. Ganun talaga pag na-amaze ako. Tangin, ang galing na ito. Ganun. Parang magiging kaibigan ko rin to. Oo din. Kumbaga, gusto mo lang malulupit lang din. Oh. Siyempre, pag sumama ka sa isang malupit, malupit ka na rin. Oo din. Diba? Oo din. Pag nakipagkaibigan ka sa isang malupit, malupit ka na rin. Oo. Oh. Pag tulonges. Tulonges. Ganun yun, diba? Yun yung iwasan mo, no? Okay. Hindi, wala lang. Na-appreciate ko lang, tol. Kasi ang angas ng mga minimix mong kanta, di ba? Tapos nakita ka, very appreciative ka rin dun sa mga taong nakikita mo ng galing. Which is nice of a personality. Yun yung magandang character. Idol ko siya talaga ito eh. Oo, idol ko talaga. Pag pinaking ko, ang galing na ito. Nung taong na kaya ito? Tinatanong ko pa yan dun sa producer ko, ay No Limit. Shoutout kay No Limit. Tol, kilala mo ba ito? Sabi niya, oh, bakit? Ang galing nito yun, no? Ginagano'n ko pa yan. Wala lang, no? Ano si, pinag-uusapan namin, ladies and gentlemen, si NJ. Yeah, si NJ. Si NJ na music producer ng Freeverse, sound engineer ng Soundtrip. No, kung si GhostWorldwide, naglabas sa 100 kanta. Si NJ, naglalabas din ng 100 na Soundtrip kada taon. Tangina, di ba? Kumbaga, kaya nga yung sinabi kanina ni Ghost na, unti lang kami. 'Di ba? Unti lang na ganito tumulak ng putak cup. Talagang all in kung may mga panahon na takay na walang alisan ng studio, no tol. Sila si Wedge. Sila ba binit ganun? Yung tinatapos nila yung mixtape nila, doon sila natutulog siguro isang buwan sila doon. Oh. Talagang bootcamp, no? Bakit? Tingin mo ba, yun yung effective way of doing it or hindi, mas applicable lang sa kanila? Parang sa akin kasi oo, yung may chemistry kayo parehas eh. Oh din. Yung nagkakasama talaga kayo kung anong ginagawa, yung nagkakakilan lang kayo sa isa't isa. Ah, ganito ka pala. Oh, sige. Didikit sa sulat eh, no? Okay. Ganun. Maganda tol siguro rin na naging artist ka rin, nag-rap ka rin. Tapos ina-apply mo siya ngayon as engineer, as producer na. Pak, ganito. Ito yung pwede. Kasi, kumbaga may idea ka rin, hindi ka zero knowledge about it. Yung mga artist mo, Ghost, describe mo nga sila, tol, tapos yung mga attitude nila towards creating music. Paano nila ina-approach yung bawat kanta? Si Vibe, sino? Kahit sino, tol. Ikaw, lahat ng artist mo, alam naman natin, kilala naman, kung sino lang yung gusto mong banggitin na... Si Enzo. Oh, paano si Enzo? Paborito ko yung mga antanan magaling. Enzo MF. Yo, shoutout sa'yo. Si Enzo, si Ryuji, yan. Paborito ko sa Soundtrip yung mga antanan dalawa na yun. Okay. Si Sosa, yan. Lalo yung si Sosa Mambol kasi panako ni Lil Wayne, panako ni Angtag. Okay. Si Sosa kasi, tahimik lang siya lagi. Pag nasa studio siya, nakikinig ng beat. Ganon din siya. Mag-record. Pa-p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 a
38. Si 38 nagtatrack siya minsan. Oo. Nagre-record siya galing ng mga artist. Galing pang Bacolod yun. Okay, Ilonggo. Oo. Okay.
pumunta lang ng Makati yung para mag-record. As hindi na nakabalik ng baulod kasi wala na siyang pumasahe. Sabi ko, sige, diyan ka na lang. Go. Suicide trip, no? Oo, diyan ka na sa studio. Diyan ako, parang i-re-risk ko na lahat to. Ano yung one-way trip, tawag doon? One-way trip, gagawin. Okay, balik tayo. Yun, ganun sila. Si Enzo, minsan nag-freestyle siya, minsan nagsusulat. Pero madalas talaga nag-freestyle siya, minsan nagsusulat siya. Mm-hmm. Ganun. Ang galing kasi nun ni Enzo, parang pag pinakinggan ko siya, parang tangin na ganito talaga yung buhay. Ganito talaga yung ito. Parang, real shit, no? Tarang ang galing niya mag-storytell, no? Okay. Ganito talaga eh, tangin na itong batang itong galing nito. Pag nakita ko, tumao. Hindi niya ako na. Okay, iba artist. Hindi natutuwa ko sa kanya kasi ang galing niya. Tarang, ang galing in a sense. Nakukuha niya yung, ano, yung taste ko ng lyrics. Okay. Sa music. Okay. Pasok na pasok, lapat na lapat sa'yo sa realidad na naranasan mo. Oo. Ayun na ito. Relatable. Check niyan si Enzo. Paborito ko yun sa amin. Okay. Magselos yung iba dyan, syempre, di ba? Wala sila magagawa. Wala ka pala yan eh. Nong! Pero current Enzo, iba tol, sino sila, iba pang artist si Ryuji, love song siya, love song talaga siya. Love song siya magaling. Magaling siya sa love song talaga. Ewan ko, anong trip na ngayon? Kung nasa studio daw eh. Galing pang 13, nasa 13. Taga 13 talaga siya. Cavite pa. Cavite pa. Nasa studio daw siya ngayon. Balag record. Pero mas paborong talaga sa akin yung gano'n na nasa studio sila lagi. Hindi ka na nagsustudio sa bahay ka na nagmimix? Gano'n? Oo. Kasi minsan madaling araw, nag-record sila. Siyempre, madaling araw, gusto ko matulog, gano'n. Kasi maaga ako nagigising. Alas 9, gumigising na ako, magmimix na ako, ganyan. Pali, okay. Mga ganun yung ginagawa ko nun. Mm-hmm. Kaya hindi ako umabot na madaling araw talaga dun. Umabot ako dun siguro, pinamatagal ko na mga 12 ganun. Mm-hmm. 1 a.m. ganun. Too late na yun pag ano. Pero nagpupunta naman ako dun mga 12 ganun. 12 p.m. 12 nun ganun. Okay. Haba din. Haba rin ang work mo. Tapos ano na yun? Tambay, planning, lahat na yun gumagana na dun. Mixing, ganun. Mag-uusap. Mag-shoot kami bukas. Ganun. Okay. Ganun. Sumashot, sumasama ka, no? Bihira rin. Talagang trabaho ka talaga. Kasi nakakapagod eh. Ang init pa. Nakadrip ka, ang init. Diba? Aminin niya, mga rapper, lahat ng rapper, posibleng hindi kayo naiinitan. Na jacket pa, no? Oo, pero mainit, no? Pero wala, kasama yun eh. No? Kailangan maangas eh. Wala. Minsan, pag may libreng oras talaga, sumasama ako dun. Yung mga shoot. Pero pag tangina, magkatrabaho na lang ako sa bahay. Andun din naman yung pangalan mo eh. Kay Cameo. Cameo, mainit. Hindi, niloko nga sila kasi lagi. Mm-hmm. Pag nag-cameo, minsan kasi sinasabihan ako, yeah, Cameo ka, ginaganon ako. Pag nag-cameo ako dyan, million views yan, magkano bibigay mo sa akin dyan. Pero ano lang yan, biro lang yan, syempre. Hindi, ano rin. Biruan lang namin yun. Ano rin kasi, tol, malaking bagay din na nandun yung nag-mix din na sa video. Yan yung mga... Yun din kasi mga underrated things eh. Diba? Nabag yung mga foreign acts, may mga cameo rin talaga yung mga big names dun sa project na yun eh. Totoo yun. Diba? Dito, yun, sana nga mas mapresenta ng tama. Yun, tama rin na may gantong ghost na pinupush yung, alam mo yun, appreciation sa mga engineer, sa mga mixing engineer, diba? Mastering engineer, pati sa mga music lalo producer. Lalo na sa producer. Uh-huh. Producer talaga. Kasi pag walang producer, hindi tutunog yung kanta eh. Yun yung soul ng song eh. Diba? Yun yung kaluluwa nun. Kaya dapat hindi talaga bayaran ng producer ng 1,000, 3,000, ganun. Hindi talaga eh. Ano rin kung eh. Kung talagang tingin mo mag-hit yung kanta mo, ba't mo babayaran ng ganito lang yung producer? Pero may mga producer din kasi na yun yung bread and butter. Tapos alam mo yun, yun lang din talaga yung ano nila. Hindi rin kasalanan nila yun. Kasalanan ng producer yun. Kung ganun yung pinili nila. Pero syempre, kung alam mo magaling ka, huwag ka magpapahayag ng ganun. I mean, kung masaya ka doon, okay na rin yun. No, respect pa rin sa'yo. Pero kung kaya mong iangat talaga yung value mo para mas maging maginhawa yung pamilya mo, pwede naman. Ganun din eh. Kasi feeling ko pag nakakita ako ng mga parang 500 isang beat. Doon nga ako naawa eh. Diba? 500. Doon talaga ako naawa yung 500. Hindi, para rin sa artist. I mean, no disrespect ha. Kung yun yung afford nyo, man, do it. By all means, please. Pero kung... Yun nga yung sinabi ko rin kanina, 'di ba, Ghost? Quality comes with a price. Comes with a price. Talagang para lang makarinig ka ng maayos na mixing, maayos na headset 'yan eh.
para lang maayos yung talbog ng tunog sa studio, kailangan i-treat mo yan. May treatment yan eh. Diba? Na hindi yun mura para ma-achieve. And para rin mapalabas talaga yung solid na tunog, talagang may investment, diba? Totoo. Hindi lang naman automatic, tenga lang kagad yun, tol eh. Kailangan pag nag-mix ka, kailangan buong katawan mo yung nakakaramdam eh. Ganun dapat yung environment, no? Hindi, ganun dapat yung pag-mix. Ganun talaga yung sound. Buong katawan mo yung makakaramdam. Yung low end, dapat hanggang bewang mo. Diba? Tapos yung high end, dapat nandito sa ulo mo. Itong mga gantong bagay, tol, para mo yan malaman, talagang kailangan meron ka na rin quality gamit. Eh, no? Totoo. Ano, ikaw ngayon, si GhostWorldwide, anong gamit na meron si GhostWorldwide? Bumili lang ako ng panggawa lang ng beat yun. Yung KRK, panggawa lang ng beat. Tapos yung pang-mix ko yung Yamaha HS5 pa din. HS5 ka sa mixing? So, dun, pa rin, dun talaga ako sanay eh. Pero naka-Rocket 5 ka? Oh. KRK Rocket 5 sa mix, sa production? Sa beat, ginagamit nila sa beat yun. Okay, okay. May pinagkaiba ba yun para sa'yo? Hindi ko alam. Tinanong ko si NJ dun eh. Oh. Di, okay lang ba pang gawa ng beat? Oh, okay lang siya. Okay, sige, biling ko. De, alam mo, kanina guys, yung sinasabi ko, wala lang, natuwa lang ako kay Ghost na naging vocal siya na nagagalingan siya kay NJ. Alam mo yun, para ako, bilang ka-workmate ko si NJ, na kasama ko siya dito sa mga binubuo namin, knowing that and hearing that in person. Kasi naririnig ko siya, sinabi siya ni Nate Man, sinabi siya ni CKYG, oh, idol ka ni Ghost. Pero yung si Ghost yung nagsabi, totoo nga, Jay. Hindi, ang meaning lang din kasi nun, tol, na-appreciate nila, kumbaga, hindi nahihiya magbigay ng flowers si Ghost na na-appreciate niya si NJ. Ako, na-amaze lang din ako na, you know, being a man and doing what you do now, for you to do that, I respect the character. Na parang, tayo na, magaling ka eh. Na-inspire mo ako eh. Pero, kumbaga, at the back of it, gagalingan ko rin. Para mabalik mo rin yung sinabi ko sa'yo. Di ba? Balang araw, gagalingan ko rin. And, nakita ko siya, tol, as a very good motivation sa sarili. Yun eh. Yun yung energy na na-receive ko. Walang kahit na anong ego, walang kahit na anong parang, kaya ko rin yan. Parang ganun. Wala lang, tol. Nakaka-amaze na sana sa inyo, sa circle nyo, sana sa mga nakakasama nyo, sana sa mga nakakatrabaho nyo, may magsabi rin sa inyo nun. Tapos balikan nyo rin sila ng sobrang solid na gawa. Angas eh. Angas eh. Okay. Guys, marami pa kami pag-uusapan. Kasama pa rin natin si Ghost. Andito pa rin kayo sa paborito nyong podcast, DOUGBROCK Radio. What is up, cyberspace? Kung nagustuhan mo yung podcast episode na to, huwag mong kalimutang mag-subscribe, ha? Siyempre, i-check out mo na rin yung iba naming mga segments gaya ng Soundtrip, Essentials, Merch Library, at marami pang iba. Also, don't forget to follow us on our social media platforms on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, DOUGBROCK TV. You can also listen to my podcast on Spotify and all podcast streaming platforms. Just search DOUGBROCK Radio. See you on the next Sunday Habit. Keep on winning! Yo, Cyberspace, kasama pa rin natin si Ghost ng Ghost Worldwide. Andito pa rin kayo, DOUGBROCK TV. Siyempre, ito pa ang programang DOUGBROCK Radio. Shoutout sa lahat ng nanonood, nakikinig. Shoutout sa lahat ng nasa live chat. Kung hindi nyo pa nasi-share yung content na to, i-share nyo, please. Kung nanonood kayo sa mga oras na to, ibig sabihin, kanina pa kayo nanonood. Maraming salamat po. Mag-subscribe na rin kayo, tapos i-comment nyo sa baba kung ano yung mga tingin nyo na okay, na lessons, valuable, or mga ideas na napulot nyo dito. Magbigay rin kayo ng mga komento nyo, suggestions nyo. Comment lang kayo sa baba. Importante po sa amin yan. And ilike nyo na rin yung video na to kasi syempre, pag nilike nyo yung video, like nyo yung video. Unlike nyo kung gusto nyo, pero like nyo lang. Okay, balik na kay Ghost. Tol, mga success stories tayo. Simula sa yung kanina binabanggit mo, mga 1K views, motivated ka pa rin, sanay ka pa rin, masaya ka pa rin. Kasi 1K yan, kaya pa rin mag-2K, kaya pa mag-10K. Alam mo yan, stepping stone kumbaga. Pero, sa lahat ng mga artist mo, pag tumatagos kayo ng mga numbers, ano yung feeling? Anong celebration? Or ano yung ano? Yung, or pag nakikita mo nag-hit or nagba-viral sa TikTok, mga ganun. Ano yung mga nung una, ano? Nung una. Oo, kwento mo. Nung una, talagang tuwan-tuwa ako. Anong song to? Love Melody. Okay. Love Melody. Uh-huh. Nauna ka tayo sa Damn Days ni YB, di ba? Ay, hindi nauna yung Damn Days. Yung Damn Days, syempre, matik. Oh. Go Jin. Oh.
yun, tangina talagang tuwa kami ni Melvin nun, yung nag-produce. Tangina, pinting ng 100k isang araw. Kumagawa sa internet. Isang trending, no? Sa internet, tangina. Kaya natin yung susunod na ibang kanta pa. Kasi nangyari na. Oo. Lahat ng first time talaga memorable, eh, no? Yun, sa DM days talaga, parang babaliw-baliw kami, hindi kami nakakatuwa. Parang di nga ata makatulog na maayos nun. Tangina, tinitignan ko sa internet. Wala, 200 na. Dangyan, ganun. Ganun ta sabay yun. Lagi kami nag-uusap nila mga IB. Tapos yung sa Love Melody doon na talaga, yung kay CKY, na parang, tangina gago, kaya pa natin itong gumawa na iba pang ganito, tol. Yung sinasabi ko sa kanila, kaya pa na, kung kaya natin gumawa ng 6 million, edi ibig sabihin kaya natin gumawa ng 12 million. Na isa pang 6 million, di ba? Oh, din. Eh, ang dami niyang kanta na unreleased, sobre. Na ganun din yung quality ng ganda. Oo, pero syempre yung nakapanahon yun. Oh, hindi din. Pwede na ganun lang, di ba? Isuntok mo lang na isuntok. Oo. Eh, mauuna ilabas yung mga collab niya. Eh, lalakas ang collab nun si YG. Di ba? Meron nga, nilabas nga yung kay Hail Mary, di ba? May collab siya kay Hail Mary. Meron siya kay Hail Mary. Meron siya kay Zay. Meron siya kay Price. Meron siya kay Yuri Dope. Ang lakas pa naman ang kanta nila ni Yuri Dope. Shoutouts, kumpadre. Pati yung kanta nila ni Price sa kanisa, eh. Malakas na. Yan yung mga unreleased niya pa? Ng mga collabs niya. Hail Mary pa lang yung lumalabas, eh. No, Hail Mary pa lang. Marami pa siyang collab, eh. Okay. Meron sila ata ni Astro, eh. Okay, OFAC. Idol ko yun si Astro, eh. Oh, idol lang lahat yun, tol. Iba yung ginalaw ni Iba yung ginalaw ni Astro talaga sa eksena. Trap days pa. I mean, yung trap music pa, di ba? Original na trap sa Pinas yun. Oo, tol. Pag-original na trap yun. Oo. Doon, question ng mga tao kung bakit may mosh pit sa hip-hop. Oo. Dahil sa kanila. Diba? Alam mo muna, nandun ka ba nung boiler room? Wala, eh. Ang event lang na napunta ko talaga, Rap is Life, saka ano. Ah, nandun ka sa B-side? Saka, ano nga to? Eh, event ko yun, tol. Oo nga. Event nga. Ng, shoutout sa Rap is Life. Ano ba yung show? Inorganize ko yun for them. Dalawa yung naging event dun, eh. Rap is Life, saka... Angat? Hindi. Hindi eh. Malaki din yun eh. Ayun yata yung launching ng album ng 727. Event ko rin yun. Oh, yun yun. Dito? Sa Tomas Morato? Hindi. Sa B-side din yun. B-side? Album? Ay, hindi. Hindi sila nag-launch naman. Hindi. Basta dalawang event yung napunta ako sa B-side. May angat. Basta malakas na event yun. Parang maraming rapper sobra. Maulan? Hindi ko na maalala. Basta dalawang B-side. Anong year to? Anong year? Yung Rap is Life, nakalimutan ko ng taon yun. 2018 yun, March 3, 2018. Ganun. 2018 lang din yung isa? Hindi. Mas maaga. Nauna yung Rap is Life, eh. Okay. Anyways, yun yung mga solid na events. Shoutout sa mga nakasama ko. Sobrang salamat. Salamat sa tiwala nyo kasi nakagawa tayo ng mga solid na event. Angas ng Rap is Life, man. Putok si Shanti nun. Si Shanti, sila Al James. Bang, no? Sabog, no? Grabe, tol. Putang ina. Punong-puno yun. Parang... Psychedelic boys yun. Oo, oh, wasak, no? Hindi pa sila gano'ng sikat nun, di ba? Hindi pa. Sa sumunod na event ko, Angat, doon nag-perform din sila. Okay. So, may mga ano na pala, no? Itong mga beef lately, mga... Ano mo na yan? Kumbaga, may mga kaibigan ka na ba dyan? Paano to? Yung sa mga beef nila? Oo, oh, yung mga nangyari na to. Paano? Parang nagagalit kasi ako pag nagkipag-away sila, eh. Ah, so hindi ka rin boto sa mga gano'n, no? Pero pag agrabyado sila, doon talaga mas nagagalit ako. Oo, tama. Pero pag yung nagkapag-away sila na, tangina, wala naman mapapala dyan, eh. Hindi kayo magkakapera dyan. Diba? Yung mga away ang hanap, mga walang pera yan. Diba? Hindi nila naiisip na, tangina, pag pera ang hanap mo, syempre, hindi mo maiisip, may pag-away, pera hanap mo, eh. Tsaka hindi mo gagawin yan. Walang, din. Diba? Pero, unless na lang mixed martial artist ka. Yun. Pero wala, diba? Away lang hanap, eh. Wala yan. Ibig sabihin, walang pera yan. Ganun. Parang ganun. Oh, okay. Pero kung may pera, may pinagkakabala ka talaga magkakapera ka, hindi mo maiisip talaga makipag-away. Diba? Tulad mo, hindi mo naman naiisip yun, diba? Isip mo lang ngayon, business. Diba? Ako hindi mo nga naiisip yun, magkakaroon akong kaaway sa music. Hindi ko naiisip yun. Wala kasi akong pakialam sa kanila, eh. May mga umaaway, no? Oo, ayun nila. Walang problema. Wag lang nila akong sasaktan. Diba? Ibang usapan na yun. Oo, din. Pero yun, sinasabi ko sa kanila, huwag kayong magkipag-away kasi pangit na magiging image na napala-away tayo. Mm-hmm. Di ba? Hindi market na ganito na
alam na, pare-pares din naman tayo, laking streets eh. Meron ba tayong kakilala na kasabayan natin na lumaki sa Ayala Alabang na nag-rap ng streets? Wala naman eh, di ba? Taga-village, wala naman eh, na nakilala natin. Wala naman, lahat yan laki sa streets. Huwag natin patunayan yung mga sarili natin. Lahat kayo pare-pares ang dinanas, kumbaga. Hindi lang tayo yung may pinagdaanan na ganyan, di ba? O kung tingin nila sila yung pinakamalakas, edi okay, di ba? Ganun din naman tayo. Tingin din natin sarili natin, ganun eh. Di ba? Mm-hmm. Malakas sila sa mundo nila, malakas din naman tayo sa mundo natin eh. Mm-hmm. Ganun. Mm-hmm. Pwede mag-coexist. Oo. Kaya kanya-kanyang paniniwala. Alam mo bang maniwala ka mahina kayo, di ba? Oo. Lalo ang panghihinaan nun, syempre. Oo, tama rin. Tama rin. Tsaka kanya-kanyang teritoryo, kanya-kanyang era, panahon, di ba? Ganun. Hindi pwede na tayo na feeling mo, di ba? Untouchable ka, walang makakatalo sa'yo. Ang ganda nung ganun, tol, na mindset. Ang layo nung pagtanaw. Mm. Tsaka yung iniingatan mo yung, ano, responsibilidad kasi yan eh, pang-ingatan mo yung image ako, mo. Ako, okay lang. Kung tutusin ako, okay lang sa akin may pag-away. Kaya kong may pag-away sa mga maaway sa akin. Kaya ko sila awayin lahat. Mm-hmm. Kaya kong pumalag sa kanila. Pero syempre, mas pinipili kong huwag magkaroon ng kaaway. Mm-hmm. Dahil yung pinunta natin sa music, para mabago yung buhay natin, hindi para mamatay na maaga. Hindi para mapatay tayo ng mga kaaway natin. Hindi ganun yung dahilan. Ba't pa tayo nag-grap ng sinasabi natin na balang araw, tag-iisa tayong lambo kung mapapatay lang tayo ng mga kaaway natin na mas maaga, di ba? Ayun yung tangin na sana maisip ng mga rapper na pag nagsaltaan ng ganun sa lyrics mo, panindigan mo na doon ka papunta. Di ba? Na tangin na yayamang ka talaga na hindi ka nagkipag-away. Siyempre, malay mo. Matempo ka ng kaaway mo. Mapatay ka, di ba? Huwag natin sabihin yun, sorry. Mm-mm. Mga ganun ka. Oh, paano ngayon yung mga pangarap mo? Dahil lang sa wala namang, dahil lang sa maliit na, hindi na, sabihin natin na malalim yung dahilan, hindi naman kayo nabawasan eh. Diba? Hindi naman sila yung nakabawas sa inyo. Mababaw lang din dahil lang kung tutusin. Dahil lang sa ganun, may kapag-away ka ng malala. Diba? Parang ingatan mo yung karera mo. Oo, ingatan mo yung music mo. Siyempre, okay lang sa akin yun na sa akin, yung ibang away, karamihan ng away, sa akin nagpi-feedback, okay lang sa akin yun. Walang problema sa akin yun. Kaya kang saluin yun. Basta wag lang sila mag-agrabyado. Hindi naman ako makikita ng mga yan eh. Kung talagang gusto nila ang awayin, andito lang naman yung studio, binibigay ko naman sa kanila yung address eh. Puntahan nila ako dito. Mm-hmm, mm-hmm. O, diba? Kausapin nila ako. Pero kung gusto nila ang saktan, okay lang. Walang problema. Basta handa rin sila masaktan. Diba? Ano rin, tol, no? Kumbaga, yun nga, parang disiplina rin na hindi rin sa sobra na umabot sa point na physical eh, no? Kasi, eh, ayoko mangyari yung magkakasakitan. Ayoko talaga nun. Talo kasi, talo lahat pag ganun eh. Oo, diba? Walang panalo dun eh. Paano kung ano ka, tapos makulong ka, sayang lang lahat ng pinagganapan mo. Back to zero ka. Negative ka nun. Oo. Mabubura ka sa listahan nun, kahit sabihin na natin na marami kang unreleased. Eh kung nakakulong ka naman, hindi ka nakikita ng tao, baliwala pa rin yun. Diba? Sa ibang bansa lang nag-exist yun pag nakulong paglabas. Superstar. Oo. Diba? Dito. Oden. Diba? Mahirap. Baka nga pag-usapan ko mo, yun nakulong, tanga-tanga kasi. Oo. Diba? Kaasarin ka pa ng mga tao dito. Oo. Na ganun, tanga-tanga kasi yan, kaya nakulong eh. Pinatulan yung ganito, ganyan. Gets. So lesson, no? Ingatan nyo yung mga karera nyo. Ingatan nyo yung mga pangalan ninyo. Omsim. Kasi sobrang bilis lang masira niyan kung hindi ka mag-iingat, di ba? Tsaka wag mong bilhin yung mga petty na mga away. Mm. Kasi ginagawa lang yun ng mga walang magawa, hindi naghahanap ng pera. Mm. Diba? Mga hindi naghahanap ng pera lang naghahanap ng away. Totoo yun. Naniniwala ako dun. Kasi ako, hindi ko siya naiisip talaga eh. Tangina, gusto ko lang magka-pera eh. Di, tsaka halimbawa, ikaw yung pinakamaangas. Diba? O tapos? Kung talagang pinakamaangas ka, manahimik ka na lang. Diba? Alam na ng mga tao yun na ikaw yung pinakamaangas, di mo na kailangan patunayan yan. Diba? Takin na yung pagsisigaw mo pa ako, pinakamaangas dito eh. O, anong pakialam ko sa'yo? Kung ikaw pinakamaangas dito eh, di ako pinatahimik dito. O, diba? O, diba? O, din, o. O, nga. O, din. Hindi, tsaka yun nga. Kung ikaw na nga yung pinaka, o tapos? Wala. Eh, diba? Ano nun? Sa totoo lang. Pero parang ikaw yung pinaka-responsable,
Di ba? Angas, yun yung maangas. Yun, yung maangas talaga. Ikaw yung pinaka-motivational. Oo, yun. Ikaw yung pinaka- Totoo maangas yun. Yung talagang, tangin na, pag nagsalita ka sa kanila, ay, tangin na, galing sinabi na na. Nakatulong ka sa buhay nila talaga. Yun yung maangas. Kasi mayroong isang salita, mas masakit ang salita kaysa ang physical na pananakit. Di ba? Mayroong mga tao nga nagsusuicide dahil sa salita lang eh. Mm-hmm, di ba? Mm-hmm. Mayroong mga tao nagbabago ang buhay dahil sa salita, sa isang salita lang. Mm-hmm. Yung mga general nga, di ba? Paano? Sa 300 nga, di ba? Si Leonidas. Oo. 300 lang sila pero yung salita niya lang pinaninindigan. Diba? O, di ba? Kalaban nila ang dami. Ganun. Tatlong awo lang, no? Oo, di ba? What is your profession? Nalala ko tuloy yung Bisaya version. Medyo. Nagpa-load, kuya! 20! Wala tol, sobrang nakakatawa lang. Kasi, naalala ko yung, nakita mo yung mga, yung medyo semi-era natin yung tol eh, no? Yung mga yun. Hindi, bata ba ako? Bata ba? Sa computer shop. Bata ba? Bata computer shop lang din ako. Hindi ko rin naman inabot yun. Pero, ang galing na example na, the power of your message, the power of your word, no? As long as isa sa puso mo yun, talaga kaya nyo. And siguro, kahit gaano mo angasan, ito yung realization ko bilang ako, isi-share ko lang yung game na to. Ha. Kahit gaano mo angasan, laging may mas pinaka sa'yo. Totoo yun. So hindi mo mauubos. Oh. Kahit sabihin mong, tangina ako, pinaka-kolektor ng sapatos. Ubus na yung pera mo, pero hindi mo mauubos yung sapatos. Oh. Promise. So alam mo yun, you have to give up that ego. And actually live with the reality that you can coexist. Pwede ka maging pinakamaangas, pero give credit where credit is due. Sabihin mo sino na-appreciate mo. Totoo naman eh. Hmm. Diba? Sabihin mo si ano yung tama. Totoo naman eh. And then, gamitin mo lang din yun para gawin mo rin yung tama at pinaka-the best dun man sa end mo. Na ano ko lang, na feeling ko mas peaceful yung... Ganun. Yung na-appreciate mo yung mga bagay. No? Na lagi may mas malapit sa'yo. Totoo yun. Bakit na ako, alam mo sarili ko mas malapit saan si NJ. Oh, aminado ako dun. Diba? Hindi oo nga, pero I mean, diba tol, you have to ano rin kasi talaga, you have to accept that and understand that, pero hindi yun kabawasan ng pagkatao mo. Omzim. Hindi yun kabawasan ng pagkatao mo, parang iniisip mo lang na, shit, kumbaga parang kung minsan may envy ka sa ibang foreign na lahi, sa maybe sa kulay nila o sa height or sa whatsoever, sa features nila, parang sinabi mo lang na okay, tinanggap mo lang na Pilipino ka. Yun lang din eh, wala namang kabawasan yun, sa totoo lang eh. Tsaka doon mo mahahanap yung peace of mind kapag never ka na nagko-compare ng self mo sa iba. Totoo. No? Totoo yun. Wala, eh, tinanggap mo na yun siya, edi I'm happy for him. Puta, winning siya, edi masaya ako para sa kanya. Kami rin next week, o oh, diba? O kami naman next. Pero yung you'll create drama pa out of it na wala naman talagang ginawa sa'yo. May problema ka. You have to check on yourself. Mm. Kasi hindi healthy yun, tol. No? Hindi rin siya maganda. Masama sa negosyo yun. Oo din. Oo din. Oo din. Ikaw bilang, ano, bilang negosyante, Ghost, like, how do you see music industry as a whole? Tangin na kasi, di kasi ma-predict yung music talaga eh. Mm-hmm. Di natin alam na may lalabas na papalit sa atin. May label na papalit sa atin, ganyan. May artist na papalit sa atin. May kanta na... Magbabago. Magbabago. Hindi natin alam talaga. Pero, tayo, ang alam ko lang talaga sa music, ito talaga yung gusto ko. Yun talaga. Doon ko lang nakikita yung sarili ko na, tayo, dito ako magiging billionaire eh. Dito ako magiging multimillionaire eh. Doon ko siya nakikita na, tayo, balang araw, magkakaroon ako ng malaking label eh. Tulad nila Dr. Dre, ganun ko siya nakikita. Mag-detro, kaya kong palinsin yung balang araw eh. Wow. Ganun ko lang siya nakikita. Tangina. And every day, yung ginagawa mo towards that goal. Mm. Yung talaga ethics, no? Work ethics talaga, i-apply mo. Wala, kung ganun mo nakikita yung sarili mo, kung ganun mo nakikita yung sarili mo, tapos hindi mo kinikilusan, wala, hindi ka mapupunta doon. Hindi ka kumikilos. Diba? Ganun ko nga nakikita sarili ko, tamad naman ako, nakaiga lang ako, nanonood ng TV. Wala yun, di ba? Bali, wala yun. Pero kung nagtatrabaho ako ngayon, para dun sa gusto sa nakikita mo sarili mo, talagang dun ka papunta. Paano pag tinatamad ka, Ghost? Anong ginagawa mo? Paano mo kinakontra yung katamaran? Wala, mamaya na to. Ganun lang, mamaya na lang. Tinatamad ako eh.
Gagawin ko na manonood sa TikTok. Okay, okay. So pagka tinatamad, di mo kinokontra. Hindi. Bibigay mo rin yung pahinga na yun. Pero alam mo rin kung kailan mo na kailangan bumangon tsaka magtrabaho. Ganun. Di kasi, simula nung tinignan ko siya na good problem siya na may, araw-araw may trabaho ako. Simula nung ganun ko siya tinrato sa sarili ko na dapat ganito ko siya tignan. Parang di na ako nakakaramdam na tinatamad ako mag-mix eh. Tangina, okay nga to, may minimix ako kaysa wala. Ibig sabihin, pag wala akong minimix, ibig sabihin, tamad magtrabaho yung mga rapper ko. Ganun, diba? Tamad sila mag-rap. Diba? Bad problem yun. Oh. Ayaw mo nun. Oh, ayaw mo nun. Ayaw mo nun. Okay. Pag maraming nakapila, nag-aagawan sa studio time, yun, okay yun. Pabor yun, pabor yun. Ibig sabihin, gamit na gamit. Mm-hmm, mm-hmm. Celebration yun. Oh. Ghost, sobrang dami mong artist, sobrang daming nangyayari. May rami silang kanya-kanyang issue, may kanya-kanya silang mga pinagtadaanan. Personal, kahit hindi publicly, no? Siyempre, yung access mo sa kanila, deep eh. Paano mo inahandle lahat naman yun? Pag kaya ko naman silang tulungan, tinutulungan ko sila sa mga problema nila. Okay. Alam naman nila yun. Pag alam nilang kaya ko naman silang supportahan sa problema nila, sinusuporta ko sila. Kasi siyempre, gusto ko dumating sa punto na lahat sila, kumikita kung paano kumikita sila. Sila sa sila Kram, sila si KYD. Kung paano yung pinipera nila sa internet. Kasi gusto ko ganun din kumita yung iba. Gusto ko maranasan din nila yun. Kung paano sila kumita ngayon. Ganun ko sila, tangina, sana. Ganun lagi yung parang pananayan ko sarili ko na sana. Ganito rin kitain nito. Pagdating ng araw, ganun ko sila lahat tinitignan. Para pare-pares na sila na ganito na magagawa yung mga gusto nila. Ganun. Ang sarap din sa feeling tol pag nakikita mo na nanalo sila. No? Oo. Lalo't nandun ka sa proseso. Nangyay, nakakalis sila sa hood. Ganun. Yun ako natutuwa. Nakakalis sila sa hood. Takin sila si YBN. Siyempre, naka-condo, diba? Naka-condo na tumira. CKYG, apartment. Wala na sila sa hood. Yun ako natutuwa sa kanila. Sa ganun yun. Kasi settle nila yung mga sarili nila. Nakapag-provide sila ng tama para sa sarili nila. Ibig sabihin, man na sila talaga. Diba? Alam na nila kung paano tumayo sa sariling paa. Ay na, kahit sabihin natin na hindi na kami nagtatrabaho, wala na kami royalties, ganyan-ganyan. At least alam na nila. Matutuwa ko sa kanila nun na pag mayaman na sila, hindi na kami nagkikita. Kung maaaring dumating sa punto ng ganun, negosyo na sila, mga ganun. Ay na, proud ako sa kanila. Diba? Pero pag nakita kami, pakurot ng konti. Naalala mo na wala tayong pagkain sa studio? Yung mga ganun, no? Gago ka. Pahingi ako. Real shit, no? Ghost, share ka naman ng mga dreams pa. Bukod dun sa top, yung top na yan. Yung sinasabi natin na top. Yung kaya mong i-justify sa kwento. Mga dreams na gusto mong magawa kasama yung team. Gusto ko. Mga immediate dreams na gusto nyo magawa together. Gusto ko magkaroon kami ng ng isang bahay sa exclusive subdivision. Tapos, kami lang yun nandun. Parang payamansyon type shit. Magkakapit bahay kami. Ganun gusto ko eh. May hood kayo yung na. Yung tipong magkakaroon kami ng bisita. Uy, nag-iwan ka ba ng ID mo sa guard? Tatawag muna sa'yo. No? Oh, sir, may bisita ka. Ito po yung pangalan. Ito yung plate number. Ano ba mag-record kami? Di ba magkakapit bahay kami sa isang executive subdivision, exclusive subdivision, ganyan. Punta sa bahay, record tayo. Ganun. May swimming pool, mga ganun. May nagba-barbecue. Ganun yung gusto ko mangyari, balang araw. Hindi kasi posible eh. Alam mo yun yung, nagpunta ako ghost ng Thailand. Tapos na-realize ko kaya ang daming numbers ng mga tao dun. Kasi hindi sila English-speaking country. So yung mga tao sa kanila, nakikinig talaga sa local rap nila. Kaya ang dami ng views. Ayun nga yung kailangan gawin eh. Sabi ko, kung dito sa Pilipinas. Yung Tagalog. Oo, sabi ko, kung dito sa Pilipinas. Hindi ko naman sinasabi huwag tayo makinig ng English ah. Pero kung sinusuportahan din talaga natin yung Tagalog na native na lingwahe ng maraming Pilipino dito sa bansa na to. Lolobo rin yung views. Mababago rin natin yung buhay ng mga artists eh. Mas gaganda yung quality ng lahat. May mga listener kasi na pag nakinig ng Tagalog, huwag yan, pato yan. Gusto nila English, di ba? Hindi naman nila naiintindihan. Poser, no? Nababaduyan sa hindi niya naiintindihan. Tapos nagagandaan sa hindi niya naiintindihan. Hindi, I mean, okay lang yun. Gets kita kung
gusto mo yan. Baka yun yung gusto mong quality, yun yung gusto mong tunog, yun yung gusto mong whatever. Ikaw yun. Gusto mong lyrics, go. Respect. Pero wag mo nang sabihing pangit yung Tagalog. Oh, sim. Oo, di ba? Okay lang, wag mo na i-promote, wag mo na lang i-demote. Mm. Di ba? Kasi feeling ko talaga kailangan talaga siya tuloy. Kailangan ng OPM ng suporta ng Filipinos kasi ang daming views nating nabibigay sa ibang lahi. Oo. Diba? Sa totoo lang. Ang tawag dito. Kini-clickbait pa nga tayo ng mga foreigner eh. Oh, 'di ba? Ganun karami yung views natin, 'di ba? May mga foreigner na gumagawa ng nagba-vlogger dito. Tapos meron din gumagawa ng reaction videos. Oh, 'di ba? Eh sinasabi ko sa kanila, wala lang clickbait 'yan. Kasi alam nila yung mga Pinoy tuto. Oden. Pag ikaw, halimbawa, kunwari, example, naranasan ko rin 'to maging ututo ng foreigner. Oh. Ang ina Pinas 'yan, inano nila yung Pinas, ha? Diba? Proud ako ngayon Pilipino. Pero sa totoo lang, dahil proud ka. Sa totoo lang, clickbait talaga yun. Gusto nila makuha yung mga Pinoy para manood sa kanila. Sila naman yung magkapera. Okay. Diba? Oo din. Tsaka ano? Pero nga ako, takin na Pinoy na lang din panonorin ko eh. At least nakatulong ka pa sa kapwa mo. Pwedeng foreign references. Wala namang problema. Ang yun nga lang, wag mo na lang ano... Kung ayaw mo i-promote, okay lang. Huwag mo na lang sabihin, huwag mo pakinggan yan or bado yan. Huwag ganun. Kasi, pero okay lang sa akin yun, yung mga comment ng ganun. Kung may nagko-comment sa akin na, baduin niyo, huwag niyo ganun. Okay lang sa akin yun. Kasi yung hate, nako-convert pa rin sa pera yun eh. Yeah. Pero yung parang... Pag may nagko-comment sa'yo ng negative, nakaka-pa rin lalo yun eh. Oo. Diba? Ano yun, dagdag yun sa algorithm mo. Kumbaga, sagutan pa sila, diba? O magtawanan pa sila sa comment. Hindi eh, ikaw tol, nakikita mo siya that way. Pero ang akin lang is, para sa mga taong parang nababado yan, tandaan nyo may mga tao rin na yun yung kabuhayan. Doon nakaasa yung pamilya, doon nakadepende yung kinabukasan, yun yung naglalagay ng pagkain sa plato. Pwedeng maging bado yan para sa'yo. Pero respeto pa rin, di ba? Respeto pa rin. Hindi, wala naman yung ginawa sa'yo eh. Di ba? Tsaka feeling ko talaga kailangan natin talaga ng suporta ng isa't isa. Panahon na ng collaboration, hindi na talaga competition. Oh. Collaborate. Kung hindi ka man makagawa ng kanta with him, ano ba naman, i-share mo siya, supportahan mo siya, di ba? Sobrang ano ito, sobrang underrated ng support dito eh. Ayun yun, may mga nababaltaan pa nga ako mga, ganyan. May nababaltaan pa ako mga rapper na parang sinasabi, sabi sa akin, tayo na, yung GhostWorldwide, parang kontrabida ay sa sinino. Pero isa lang sinagot ko sa kanila. Bakit bida rin ba yung mga yan? Di ba? Wala namang bida dito eh. Ba't sasabihin kong trabida kami? Mm-hmm. O, di ba? O din, no? Pero bakit ganun yung image na... Hindi ko nga alam bakit ganun. Parang inihate kami ng ibang rapper. Hindi ko rin sila maintindihan eh. Hindi ko alam ba't ganun sila. Ayun naman nila sabihin sa harapan namin. O, di ba? ano rin siguro... Kasi tol, nung lumabas din kasi kayo, ano eh. Wala, iba rin eh. Iba rin na nanahimik yung ano eh. Ang kukulit din eh. Diba? Parang ganun. Hindi ko sila maintindihan. Pero maganda ikaw. Tuloy-tuloy ka lang. And you understand the business that much. Yun yung pinaka-importante dun. Not just an artist or an engineer, producer. But also, as a business person, alam mo kung paano mo i-motivate yung mga tao mo. Paano sila gagawa rin ng pera nila. Pero at the same time, nag-guide mo rin sila. Tapos ikaw rin, continuous ka nag-learn para ma-share sa kanila. Importante kasi na sa bawat grupo, tol, merong may alam ng business. Hindi lahat artist eh. Totoo yun. Maliligaw eh. Maliligaw yung bangka eh. Lalo na pag pare-paras kayo, pag pinainggan mo lahat ng sumbong, mag-aaway ang mga yan. Pag lahat ng sumbong pinainggan mo. Example, ikaw, nagsumbong ka sa akin. Nagsumbong siya sa akin. Natungkol sa'yo, nagsumbong ka sa akin, natungkol sa kanya. Pag sinabi ko ngayon sa inyong dalawa, mag-aaway kayo. Di ba? Kinakausap ko na lang sila parehas. Hayaan mo na yun. Baka ganun lang talaga yung ugali niya. Intindihin mo na lang. Kailangan mo gumit na. Oo. Normal eh, no? Sa mga ganun. Ayoko magsasabong sila. Pag nagsabong sila, parehas lang silang kawawa sa akin. Di ba? Hindi ko inayaan na ganun yung mag-aaway. Hindi ko sila inayaan mag-aaway. Mag-aaway-aaway dun. Minsan kasi, parang sa sobrang biruan din na nagkakapikunan. Ganun. Hindi ko sila inayaan na magsabong talaga. Yun, importante na, yun yung ibig sabihin na kailangan laging may gigit na.
maintindihan sila. Paano pag wala na ako? Pag tumigil ako sa music, syempre magkakanya-kanya yung mga yan. Diba? Kawawa ngayon yung mga nag-uumpisa pa lang, nakasabayan, nakasama nila. Diba? Siyempre, yung mga nag-uumpisa pa lang, tinutulungan din nila, binibigyan nila ng collab, ganyan. Mm-hmm. Doon ako natutuwa sa kanila. Natangina. Tinuturing mong katim tong kasama natin. Ganun. May gusa silang iangat. Oo. Pero kung hindi mo naman, hindi mo tinutulungan, wala yun. Diba? Parang kupal ganun. Hindi naman, depende pa rin sa'yo kung gusto mo siya collab. Pero kung kinalaban mo, ginawa mo ng kanta, edi okay, pabor sa akin yun. Uh-huh. Diba? Uh-huh. Magkaka-numbers ngayon yung tropa natin, walang numbers. Uh-huh. Uh-huh. Diba? Nakatulong ka sa kanya, syempre, nakatulong ka rin sa pangarap niya. Diba? Isipin mo, magkakatropa na kayo. Kampo tayo magkakatropa, yung lima sa atin, nag-rap din. Pero yung lima sa atin, sikat. Yung lima, hindi. Diba? Iisa lang naman kayo ng pangarap eh. Tulungan mo na yung mga na hindi naman sikat na katulad mo na kung anong kalagayan mo ngayon. Mm-hmm. Diba? Ano ba naman yung tangina? 16 bars lang na ilalagay mo sa beat niya. Diba? Nakatulungan na na mabuild yung pangarap niya na binubuo para sa future niya. Nakatulad din naman ng gusto mo sa future mo. Diba? Ano ba naman yung isang step lang yun? Eh pag lumaki rin yan, babalik rin yan sa'yo. Yun. Eh. Tinanim diba? Mo yan eh. Tangina, tablestone, diba? Paano pag ikaw na yung nawala, siya na yung sikat? Paano ka ngayon niya babalikan? Tangay na mo, no? Nag-uumbisa ako, gago ka, kupal ka. Di ba ako binigyan ng 16 bars? Tangay na ako. Di ba? Sisigain ka ngayon yan. Mamamain ka yan. Pero kung naging nice ka, yun. Be nice but wise. Oo din. Siyempre kung ayaw mo ibigay, kung walk talaga, edi, yun, edi, may value ka sa sarili mong verses. Pero kung nagustuhan mo. Oo. Pakaipokrito ka lang. Ano rin eh, no? Oo din, tama rin. Always be nice. Tables turn, tama. Bilog ang mundo. Umiikot ang gulong, kumbaga. Hindi lagi nasa top. Oh, din. Tsaka pagka nandoon ka, maximize mo sa God. Kasi iikot yan ulit eh. Diba? Sabi ko nga, hindi naman pwedeng number one ka palagi. Totoo yun. Diba? Nakakasawa yun. Kada drop mo ikaw. Ano ka, anak ng Diyos? Hindi lang ikaw ang anak ng Diyos. Oo, ganun. Hindi lang ikaw ang anak ng Diyos. Oh. Ano rin kasi goes eh. Stiff din yung competition. Sagad din. Ang bilis din talaga mag-shift ng audience. Tsaka ang shift ng music. Diba? Kayo, paano ikaw lalo? Paano ka nakaka-cope up sa shift ng music? Sa sound? Sa ano? Baga parang, diba? Ang bilis magbabago eh. Baga ngayon, drill kayo. Kailangan, hindi naman pwedeng next month, drill pa rin. Kasi nakakapagod. Parang ganun. Ikaw, paano nyo hinahandle yun? Pag nagsasawa na ako sa mga tunog na pinapamix nila sa akin. Ah, alam mo na rin, no? Ayoko na ng ganito. Bahala kayo, hindi ko mimix yan. Oh, okay. Pero hindi galit, ha? Pero ayoko na ng ganyan. Palitan. Last mo na to, ha? Ganun. Okay. Parang sinasabi mo rin na, too much ka na. Oo. Oh, kasi ganun. Pansin mo rin yung scene, no? Kailangan ano ka rin, no? Ayun lang sinasabi ko sa kanila, okay lang naman. Maglabas kayo ng ibang tunog, eh. Pero wag na kayo magiging... Nasa inyo na yun kung sinong gusto nyo maging katunog. Siyempre, alam ko naman na ayaw nyo maging katunog ng mga katunggalin nyo. Eh. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Ganun lang naman yun. Totoo naman talaga. Di, siyempre, mapag-ikukumpara kayo kapag naging katunog ka ng katunggalin mo. Mm-hmm. Mm-hmm. Diba? Eh, siya na una. Yung katunggalin mo na una sa tunog na yun, eh di, siya yung masasabihan na magaling hindi ikaw. Tama. Kaya always... Gawa ka ng sarili mong tunog. Gawa ka sarili mong alon. Ganun. Ikaw, Tol, anong tinitignan mo sa mga artist kapag ka isa-sign mo sila sa label mo? Wala kaming ganun eh. Wala, sabi, kasi sabi ko lang, basta mabait ka sa akin. Hindi mo kami lolokohin. Hindi ka loko-loko, ganun. Marunong ka respeto sa mga kapwa mo. Okay na sa amin yun. Sino nagfi-filter nun? Kayo lang ni Ednel? Oo, kami nila Ednel, ni Jordan, yan. Okay. Tapos pag yes na sa inyo, okay na. Push-up ka muna. Push-up. Kailangan yun. Mandatory sa amin yun na kailangan kaya mong mag-push-up ng 20 sa harap ang Okay. Kailangan kaya mo sarili mo, no? Oo. Kailangan kaya mong mag-push-up. Pag di mo kaya mag-push-up,
baka tadyang kita palabas ng studio. Hindi, totoo yun. Mahina ka pag gano'n. Totoo yun. Lagi kasi, gano'n kasi yung trip namin eh. Okay, push-up exercise. Parami yung kayo ng push-up. Ginagano'n ko sila. Pag hindi yung push-up, di ko miss kanto nyo. So, ano yun? Way of ano yun? Kasi sabi ko sa kanya, tangina, tingnan nyo nga sila King Bun. Oh. Tingnan nyo sila Young Boy. Ang lalakas mag-push-up na mga yun. Tingnan nyo yung mga katawan ni Lung. Di ko ginagawa yun na pa-pag-trip ako sila. Ginagawa kayo sa kanila para tangina, mag-bop yung katawan nila. Healthy sila. Oo. Kasi ako, tangina ako, nag-exercise nga ako. Tapos sila hindi. Diba? Oh, samantalang ikaw, nandito ka lang sa studio, sila yung nagigig. Oo. Sila yung kumakanta. Oo. Sila yung hinihingal, no? Hindi, actually okay yun. Na parang physical yung ano. Parang physical training. Ayun yung isa pa na isa pa yun sa kasama na dapat maangas ka. Ano to? Di ba dapat yung talagang shining ka talaga, di ba? Siyempre kailangan yung katawa mo, ayusin mo. Fit. Oo. Hindi pwede na tangin mo, makabutete. Oo. Oh. Parang... Kaya totoo sa kanila, nag-gym-gym na sila. Jogging. Oh. Wow, tangin na talaga. Kala mo talaga. Baka hanggang ngayon lang yan. Mabukas. Ang sakit ng katawang mo. day one ulit, no? Ganun. Pero, effective siya. I think, lalo kapag ka artist ka kasi, kailangan mo talaga ito ng hangin. Mm. Kailangan mo ng training, di ba? Kailangan mo ng stamina. Pero syempre, for you to be able to look good also. Tsaka confident. Mas confident kapag fit ka rin eh. Iba rin kasi talaga yun. Iba rin yung presentation. Nasusot mo lahat ng gusto mo suotin. Oo din. Iba rin yung presensya mo sa kaharap mo every time. Pero, eto, bali lang tayo. Ghost, sa nakikita mo sa eksena ngayon, kamusta yung buong hip-hop in general? Not just the Red Boys, not just the people from your crew, but also in general, music in general. Tangin na masaya, sobrang lakas ng scene talaga ngayon. Talagang sobrang daming rapper. Oo. Talagang malakas talaga yung scene ngayon. Parang malakas. Sige, just kwento mo nga. Justify mo. Paano? Sobrang dami naglalabas. Isipin mo, alas araw-araw, naglabas si ganito ng kanta, diba? Halos linggo-linggo, naglabas ng ganito si ganito. Tapos maraming nakikinig. Ibig sabihin, dami rin fans, dami rin audience. Sobrang lakas ng scene talaga ngayon. May kanya-kanyang fanbase sila eh. Diba? Pero hindi pa rin may iwasan talaga ng mga netizen yung pagkumpara-kumpara. Pero tangina, hindi naman talaga, wala naman. Kumbaga sila na lang yung nagkukumpara eh. Pero para sa mga artist, wala gets yun, nila yun. Creative freedom pa rin yan tol eh. Tsaka artistry pa rin yan eh. Hindi naman porket magkatunog tayo. Pag pinakinggan mo o pag tinignan mo yung art ko, parehas pa rin eh. Magkatunog lang. So, wala eh. Yun talaga eh. Kumbaga, may mga idea nga ng mga tao, parehas sa parehas. Hindi naman sila magkakilala. Hindi naman sila nag-usap. Ngayon, sobrang lakas talaga ng scene. Iba talaga. Sino ba pinakinggan ko ngayon? Sino mga sound trip ni Ghost? Lately. Na local? Local muna. Sabihin ko. Foreign muna, sige. Foreign muna. Para alam din nila yung mga source mo, mga dinidig mo lately. Travis Scott. Okay, bagong si album, Ghana. Utopia. Ghana. Si Ghana. Si Lil Durk. Okay. Si Young Boy yan. Young Boy. Si Young Jet? Boy. Young Boy, okay. Local? Local. Oh, sino yung mga babanggitin ni Ghost ngayon na local? Naaabangan nyo, guys. Mapapanood nyo to around August 2023. Enzo MF. Si K-Deal. K-Deal? Mm. Anong grupo ni K-Deal? Independent yan. Okay. Kid Rascal. Taga Cavite. Okay. Kid Rascal. Si Keisha. Babaeng artist yan. Okay. Bagong artist namin yan. Okay. Abangan niya. Galing Ghosto. Oo. Keisha. Oo. Okay. Si Sosa. Ghost din. Oo. Si Ryuji yan. Okay. Si 38 Cents. Si 38 Cents talaga. Yun talaga. Siya ba yung galing Bacolod? Oo. Ang galing nun. May collab sila ni YB. Tangin ang angas na itong buhatan. Tutuwa talaga ako sa anyo. Ilan taon? 20 ata, 19. Grabe no, pumunta dito, nag-record sa'yo, tapos yun na, wala nang anuhan. Ayaw na na umuwi, may pang-uwi pa ata, ayaw na umuwi. Sinabi na wala na pa-uwi. Sige, dyan ka na matulog. May talent naman eh. Saka gusto niyo talaga? Parang kasi marami nga kami, diba? Parang ayoko lang magdagdag. Pero dahil naawa ko sa kanya, sige na, dyan ka na. Kalingan mo, kailangan mo. Huwag mong sasayangin, diwala ako sa'yo. Ganun.
Work din. Mm. Paano yun? Paano yun, tol? You call the shots. O sige, dito ka, stay ka. Paano naman sa grupo yun? Okay lang din sa kanila. Get sa manila yun na pag gusto mo, okay yun, you know? Ganun. Di, wala naman yun. Wala nang problema na, taka na, yoko na, yoko dyan, ganyan. Okay, okay, okay. Kanya-kanya pa rin naman, you know? Mabait naman eh. Marunong makisama. Yun lang naman talaga importante, marunong ka makisama. Maayos yung attitude mo. Kahit saan pit ka, basta marunong ka makisama. Kahit saan lugar, pit ka, basta attitude mo okay talaga. Mm-hmm. Okay, okay. Tingin mo, tol, ano, 3 years from now, nasa ng local hip-hop? Hip-hop muna tayo. 3 years from now, 2026. 3 years from now. Tangina na nagawa nga ni Easy Meal magkaroon ng collab. Eh, minimum. No, mag-sign diba? No, kay, wala, less than 3 years lang ba yung ano? Yung tayo, Filipino. Lockdown na tayo. Oh, di ba? Kailan lang din yun? 3 years, oh. Oh, di ba? Di ba? Di ba may collab sila ni Eminem? Mano, guys, texting in na ba sa inyo kung gaano kalaki yung balita na yun sa buong hip-hop? Oh, ito pa. Ito pa malupit na ginawa ni Eminem doon. Ito yung market na napansin ko. Oh. Si Eminem, dinis niya doon yung mga nandidis sa kanya. Para si Easy Meal, lalong painggan yung kanta nila. Tsaka para i-dis back. Para mas umangat yung value. Lalong painggan kasi painggan yung kanta ni Eminem doon sa collab niyo. May dinis siya. Oo. Oh. Diba? Ngayon si Isimil, lalong sikat. Doon niya nilapat, no? Oo. Ang galing. Eminem ko napaparod yung podcast na to. Pag may pahalang kayo, na, pag may tropa kayo na sikat na rapper, tapos yung tropa nyo hindi sikat, gusto nyo yung pasikatin, ang inahap kayo sa tropa nyo. Tapos tsaka kayo man disis nyo ngayon yung away nyo. Take it from Eminem. Ay na, pregame yan ah. Then, yun, shoutouts kay Isimil. The country is proud of you. Mm-hmm. Diba, we are rooting for you and sana magtuloy-tuloy. You're putting the hip-hop, the Filipino rap in the map. Diba? And not isipin mo sa lahat ng rappers sa buong mundo na gusto makakolab si Eminem. Filipino yung kinolab niya sa tinagal-tagal na panahon. Kailan pa last na kolab niyan? Hindi ko alam. Diba? Ako hindi rin ako masyado updated pero ang last na kolab na alam ko with Eminem si Rihanna na eh. Diba? Oh, parang yun lang yata eh. GhostWorld data. Oh, may mga ganon, diba? Pero imagine that, guys. Very, very far in between and very few. And for him to sign this artist into all his record labels, hindi lang sa isa, tol. Sinay niya sa iba't iba. Ibig sabihin, kaya niyang itap yung mga, oh, alam mo yun, pwede niya i-collab sa mga artist dito, iba-ibang label. Ganon ka. Malay natin after big move, years. Big move. No? Proud yung mga taga Olongga po. Tsaka taga Las Vegas yan eh. Vegas siya talaga eh. Sayang lang di pa. Dito huli kami nagkita ni Easy sa birthday ni Shanti pero sa States di kami nagkita. Pero that's big, tol. That's big news. So kung possible yun, tingin mo, 3 years from now. Possible yun na mangyari na mayroong mga artist pa dito sa Pilipinas na makakulab sa Hollywood din. Sa ibang bansa. Posible talaga na mangyari yun. Na mayroon pa sa Pilipinas na may makakulab pa. Yun yung ano eh. Feeling ko yun yung si Aljins nga, ano yung Binil eh. Oh, di ba? Oo din. Di ba? Oo din. Si Aljins pala una nakagawa nun. Oo din. Si Binil. Ay, hindi si Shanti, the Crazy Bone. May collab ba sila na? Oo. Track ba yun? Oo. Oh, yun. Pero, ano rin tol eh. Isipin mo, sa dami ng mga artist na nag-e-exist, para makonect yung isang collaboration, lalo pag foreign to foreign, tol, apakaraming bagay na gumalaw nun. Tsaka you have to impress them talaga really that much. Sa stiff ng competition, tol. So, lalo na sa Amerika, sobrang dami magagaling dun. Oo, tol. Kumbaga, bago nga dumating sa Pilipinas, napakalakas na dun sa tate. Iba nga palaos na dun eh. Parang ganun eh, di ba? Ganun ka ano eh. Ganun pa tayo ka-delay eh. Kahit sabihin mo real-time yung Spotify, real-time yung mga YouTube. Hindi eh. Kumbaga na-appreciate talaga natin yung tunog, delay. Yung inaano natin, ini-indulge natin na sound dito, patapos na dun eh. Yun talaga eh. Parang sa kanila, sa underground, sikat pa, di ba? Sa mainstream, parang hindi napapansin ng mga taga-underground. Parang katulad dito. Ganun din dito. Pag galing ka sa underground, di ka, pagdating mo sa mainstream, di ka na masyadong papansinin. Oo. Oh. No. Oh. Papansin na lang sa'yo, masa na lang talaga. Pero pag nakatawid ka naman ng general na puta, nakagawa ka talaga ng massive hit, yun naman. Tsaka ka makakatagos ng iba't ibang bansa. Yun. Tsaka ka makakapag-tour.
Okay. Speaking of tour, tol, ikaw ba? May plano ba kayong gumawa ng tour? O ito, ito, mga artist mo na may nagigig. Gusto ko rin mangyari yung tour. Mm-hmm. Isa rin yan sa mga ginagol mo? Tour talaga. World tour. Wow. Wow. World tour. Anong gusto mong countrying mapuntahan to? Siyempre sa Amerika. Sa US. No? Gusto ko talaga mapunta dun. Hollywood, no? Tsaka feeling ko tol, mag-enjoy ka pag pumunta ng mga studio ng mga nga, ganun, ng mga artist talaga doon. And ganun nga, kaya nga gusto kong pumunta ng US, eh. Bibili lang ako ng gamit. Bibili ka gamit. Aralin mo yung mga bagay na ginagamit nila doon. No? Bibili akong gamit yung wala dito na walang meron. Tanginan nyo, walang meron nito. Hindi yun talaga yung pride mo as an engineer, di ba? Pang record. Ganun gusto ko. Ghost, pagka naririnig mo yung gawa mo, tapos unang beses mo narinig, tapos nagandang ka, paano ano naman yan? Paano mo tinitreat yung self mo after ng sobrang solid na work? O kaya pag nakalabas ka na naman ng hit song, alam mo naman na kaya lumabas yun kasi pinalabas mo yung tunog, minix mo ng maayos. Mm. Kaya nagustuhan ng marami kasi maayos yung mixing. Mm. Di ba? Kahit gano'ng kaganda yung kanta, kung medyo nakaka-strain yan pakinggan, may mga static dyan, nakakapagod yan pakinggan, hindi rin yan dadami yung makikinig kasi nga may ganun eh. Pero for isang part ng formula dyan is talagang maayos na mixing. At ikaw tol, every time na nakakapaglabas ka ng quality na sound, tas alam mo na appreciate ng tao. Sa mga comments, yun yung mga pinag-uusapan. Siyempre, kung sarili ko lang ah, tangin ang galing ko talaga. Ang talaga? Galing ko talaga. Tanis na naman. Okay. Lag-aasaran lang kami lagi ng mga producer ko, si Melvin sa si Limit. Kaya nyo yan, hindi nyo kaya yan, no? Ganyan mag-mix, ginagano ko sila. Kaya sila naman, oh, pre, galing mo, pre. Oh, kahit ang ino mo, ang dami kong mali dyan, eh. Oo. Pero points of improvement. Minsan kasi tinitesting ko sila kung may tenga sila, eh. Pahinga mga yung mix ko, anong mali? Hindi yan yung mali, ganun. Okay. Tinitesting mo sila, mamalian mo, no? Oh, ganyan yan si NJ minsan, tuso yan eh. May papacheck sa akin, may minamali. Tapos titignan niya kung napansin namin yung mali. Sira ulo yan eh. Tapos ipi-play niya yung mas tama. Mas maganda to ah. Pero alam niya naman sa sarili niya, hindi namin naintindihan yung mga music. Ano niya. Hindi, pero ako tinitesting ko yun sa mga producer kapag may mali. Alam ko yung mali, yung minamali ko ganun. Pinaparnay ko sa kanila. Okay. Tsaka valid yung opinion nila. Yun yung importante. Marunong ka rin makinig. Nakikinig talaga ako sa kanila. Yung albawa. Pero ano mo ito? Palitan mo na lang. Okay, sige, palitan ko. Yung sabi mo na, hindi maganda yan, may pag-discussion pa ako. Tangina, ibang tao na nagsabi, hindi ka pa makikinig. Tsaka tinanong mo siya eh. Diba, kung tinanong mo siya, respeto mo yung opinion niya. Bakit mo kukontrahin? Nagtanong ka nga ng sagot niya eh. Okay, gets. Magaling yun. Magaling yung mga producer ko. Shout out sa inyo. Sino mga producer ng GhostWorldwide? Young MLB sa No Limit. Shout out sa inyo yung dalawa. Si Young MLB, si Melvin. Taga Cebu yun. Okay. Taga Cebu yun. Okay. Tapos No Limit. Pasig. Okay. Paano mo sila nakita? Si Limit, nakita ko siya kay A-Crown. A-Crown? Mysterio? Mysterio, oo. Shout out sa Mysterio. Kasi nung bata ako, A-Crown yun to, lalo sa Pasay. Sikat siya sa amin, nagpupunta kasi ng Makati yun. Dumadayo ng Harlem yun, kaya kilala ko yun. As A-Crown. Isa sa pinakamabait at pinakamatibay na rapper na kilala ko, Mysterio. Isa rin siya sa mga dahilan kung ba't ako nag-rap. Si kasi awesome sikat siya sa lugar namin. A-Crown yan to, Wika Days. Yun. Okay. Yan, si No Limit sa Pasig, si Melvin sa Cebu. Nakilala mo si No Limit dahil kay A-Crown, yeah, yung Mysterio. Pinakilala niya taga-Pasig, parang ganun. Hindi, nakita ko siya sa internet. Tol, pabila akong beat. Bumibila akong beat. Nag-rap nga ako, di ba? Okay. Bumila ako ng beat sa kanya. 1,000 na ata. Okay lang. Okay. Bayad ako. Okay. Basta ang dami ko nabili sa kanya. Hindi ko na lalabas talaga eh. Siguro mga 10 ata. Ano ka muna? Kliyente ka muna pala. Bago mo nakatrabaho. Ito naman si Melvin. May pinagawa ako sa kanyang beat. Taga Cebu talaga siya, based. Okay. Kasi meron siya nakatrabaho na tropa ko, taga Makati. Parang ginawa niya ng beat. Tapos, tinignan ko, sino nag-produce na ito? Ang galing na ito, marunong to. Yan, chinat ko. Pagawa ko ng beat, magkano? Pero hindi niya alam yung presyo niya. Sige, ako na lang, bibigyan na lang kita, ganun, ganyan. Bibigyan na royalties. Okay. Pinaliwanag ko sa kanya na ganito yung totoong labanan ng music, ha. Gets niya? Hindi pa nung una, eh. Binigyan ko na lang siya ng pera. Sige, tangin na mo. Ayaw niya ng royalties. Gusto niya one-time payment.
Eh, syempre, naiintindihan ako siya. Sige. Hindi, may mga ganun din kasi. Pinapaintindi ko kasi sa kanila na ganito talaga yung music, na dapat ganito yung, ganito dapat tayo kumita pag tagal ng panahon. Saan mo natutunan naman yan, Tol? Yung royalties. Sa ibang bansa. Kay Suge Knight. Kasi okay, bago siya maging owner ng Death Row, mm-hmm, fixer muna siya. Mm-hmm. Parang fixer? Inaayos niya yung mga royalties na mga hindi nagbabayad ng royalties. Kaya takot sa kanya yung mga rapper. Kay Suge Knight? Oo. Kasi hinahabol niya yung royalties. Oh, albawa, producer to. Ngayon magsusumbong siya kay Suge Knight. Basta meron ako napanood na hindi binigay ng Vanilla Ice yung royalties. Mm. Doon sa isang producer. Si Suge Knight yung nag-ayos. Yun. Okay. Doon ko siya napatangay na dapat. Yun pala yung dapat, no? Oo. Pag may mag-aayos pala, may masusunod din, no? E di ayusin na kagad. Kasi Suge Knight, syempre gangster. Lahat ng mga crew niya, puro galing streets. Mm-hmm. Puro mga may Death mga, records, may mga eh, bad record. Mm-hmm. O ngayon, ginagawa niya ng paraan talaga. O tangay naman, hindi yung bibigay. O ito, bigay mo na ngayon. Ngayon, ganun. Okay. Doon ko natutunan na dapat yung music pala, royalties siya. Mm-hmm. Na dapat, kung gusto mo ng royalties, dapat ganun pala siya dapat. Hindi na pwede na babayaran ka na ng ganito. Babayaran ka ng 1,500. Tangina. So yun yung 1,500 mo. Baka bigyan pa itang 1,700. Pagdaga ko 1,200 dyan. And yun tol yung ano, Ghost, yun yung isang bagay na feeling ko nire-respect ko sa'yo talaga is you know your worth. Mm. And you apply it to other people too. Mm. Kasi merong ganun eh. Alam nila yung value nila pero hindi nila tinuturo sa iba. Oo. Totoo yun. Para sila lang yung humamig. Mm. Tangina na. Ayoko naman nakikita ang agrabyado mga katulad ko. O, galing din sa agrabyado, no? Lalo na producer, lalo yung mga gawagawa ng beat. Tangina na yun yung mga nakakaaway. Mm-hmm. Ilang beses na ako nakakita ng mga producer na talagang kinuwawa ng artist. Sa internet, ah. Paano? Yung mga nagpo-post na hindi binigay yung royalties, ganun. Oo din. Doon ako na, ah, tangina. Buti na lang hindi nangyari sa akin to. Buti ikaw na protektahan mo agad yung sarili mo. At least alam mo paano siya gawin. Mm. Kaya importante yung mga gantong conversations talaga from successful na kahit papano, no? May na-achieve na na, na producer or engineer. Kasi alam niyo kung papano. Kasi wala eh. Wala rin kasing knowledge tool. Wala rin naman nagtuturo. Wala talaga. Sabi mo mga nag-aral sa music, hindi naman tinuturo doon yung right na split ng royalties eh. Correct me if I'm wrong ha. Pero sa pagkakaalam ko, di ba? Kasi parang kahit yung mga graduate na mga music theory tsaka mga music production na mga course, wala pag makikipagtrabaho sila sa artist, di rin nila alam paano sila maniningil eh. Kagad eh. Right? So I think yun. Kailangan natin magkaroon ng huwag tayo mahiya sa value. Kung hindi naman nila tayo afford, pwede naman pag-usapan eh. Mm-hmm. Pero importante, you put a price tag on yourself kasi that's your worth. Totoo. Pwede naman may pag-negotiate eh. Wala naman masama mag-negotiate eh, di ba? Oo, kaya mo na royalties. Bayaran mo sa presyong gusto ko. Oh, yun. Exclusive, diba? Parang ganun. Oo. Oh. Ito, gantong oras ko ito gantong oras ko ito minis. Ilang oras to. Ginawa. Oh. Bayaran mo ng ganito per oras. Mm-hmm. Sa'yo na yan. Okay naman yan eh, no? Oh, may mga ganun ka ring deal. One-time fee. Oo. Pero kung ano talaga, nilagay ko dugot puso ko dyan, dapat may royalty ako dyan. May ownership ako dyan, kumbaga. Siyempre, lahat ng mga producer, ah, lahat ng nagmimix, tayo na, buong emosyon nila nilalagay dyan, lalo na sa paggawa ng beat. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ang hirap gumawa ng tunog eh. Diba? Yung paggagawa ka ng pattern para sa tunog. Ang hirap kaya nun. Ako nag-aaral ako gumawa ng beat pero nakita akong gumawa ng beat sila Melvin sa kasi na No Limit. Tumigil na ako. Oo, totoo. Mixing ka na lang, no? Tanginan ng mga itong gagaling nito. Ayoko na mag-beat. Nag-mix na lang ako. Mm-hmm. Yun. Mm-hmm. Di nila naiintindihan na tanginan akala nila basta-basta tunog lang, diba? Mm-hmm. Eh, hindi naman sila tutunog pag wala yung mga producer sa yung engineer. Tsaka ano? The reason why I gusto ko rin na i-appreciate yung engineer tsaka yung producer kasi kapag ka gumigig ka na, wala naman sila royalty sa kinikita mo eh. Yun, totoo. 100% diba? Nun. Kung wala ka management, oo. Sa'yo yun lahat ng TF mo dun. Pag nagkaroon ka ng hit, nang ina, matik yan, kakantay mo sa gig yan. Sabihin natin, nagkaroon ka ng gig 200K.
ang TF mo, 200K. Tingin mo ba magkakaroon ako dyan? Hindi naman, di ba? Ito nga lang yung sa akin, yung sa royalties, hindi yung pabibigay. Tapos mechanical pa lang yun. Mechanical royalties pa lang yun. Kumbaga, digital stores lang yun. Baka mamaya, yung kanta na yun, yung pa yung maging pagiging artista mo, di ba? Oo din. Tapos, nga, no? Very less appreciated talaga yung mga producers. Sana magkaroon tayo ng ganung klaseng pagpapahalaga sa kanila kasi mas mapapaganda nila yung industriya natin kapag appreciated sila. Mm. Nabibili nila yung gusto nila, nakakapag-upgrade sila ng gamit, healthy yung headspace nila, 'di ba? Maayos yung mga artist nila. Di lahat winning. Pero well, marami pa kami pag-uusapan. May mga konti pa akong tanong kay Ghost. Magbe-break lang muna kami mabilis. DOUGBROCK Radio. Dito sa The Media Portal Studios, hindi lang podcast ang kaya nilang i-shoot. Kaya rin nila mag-photoshoot, mag-video shoot. Meron din silang music production and recording studio na pwedeng mag-record ng music ninyo. Check na sila. Maraming salamat, The Media Portal Studios, na partner namin simula pa lang nung episode 1. DOUGBROCK Radio. Yo, Cyberspace, maraming salamat sa pag-tune in ninyo. Nandito pa rin kayo sa paborito niyong podcast. Kasama pa rin natin si Ghost ng Ghost Worldwide. So, sobrang haba na nung napag-usapan natin. Marami na rin kaming topics na nadaanan. Marami na rin akong mga curiosities na nasagot. Pero siguro, bago tayo matapos si Ghost, may mga few questions na lang ako. Sa evolution ng music, tol, sa mga ginagawa ngayon, sa mga nangyayari ngayon, tol, ano yung mga tingin mong tunog na i-a-adapt pa ng Philippines? Foreign or local? Ano yung mga tingin mong tunog ngayon na pumupukol, gumagana, nagme-meta, parang ganyan? Bilang engineer, tol. Ano o sino? Anong grupo? Sino sila? Ganon. De, Seb Abby. Okay. Bakit? Gusto ko malaman bakit. Paano? Magaling. Ang fin-sound trip ko. Ang galing nito. Oh. Paano mo siya unang narinig? Ayun yata yung, alam mo ito yung title nun eh. Basta ano yun eh, parang nasa hagdan siya. Okay. Parang packet ng hagdan, tapos may kulay green yung ilaw. Green, purple ata. Okay. Walang makapa. Hindi pa siya long hair nun. Ayun yata yun. Walang makapa. Okay. Ay, ang galing nito ah. Flow, no? Yung flow, no? Okay. Doon ka siya nakikita. Ano rin, no? Tapos, takin ang sipag pa niya maglabas. Yeah. Doon ako natutuwa sa kanya. Yeah, grabe siya magtrabaho. Ganun dapat yung mga rapper sa Pilipinas. Pagising mo dapat, rapper ka agad. Maghanap ka agad ng beat dyan. Diba? Swerte nga, swerte yung mga rapper na meron silang studio. May mga engineer sila. May producer sila. Swerte sila. Tapos, masipag sila. Swerte sila. Pero kung tatamad-tamad sila, kompleto ka na nga ng gamit, tatamad-tamad ka pa. Diba? Yeah. Paano maabutan yung mga idol mo niyan kung tatamad-tamad ka diyan, 'di ba? Sobrang daming artist ang gustong magka-music pero walang access sa ganun. Walang studio, walang producer. 'Yun, 'di ba? May mga nakikita ako nag-chat sa page. Yeah, pagbigyan mo lang ako isang record lang 'yan. Syempre, kasi. Oo, gusto mong pagbigyan pero ano rin eh. Oras ko eh, di ba? Oden. Gusto ko talaga lahat. Siyempre, hindi naman ako masamang tao, hindi naman ako madam. Gusto ko lahat pagbigyan yung mga ganun, yung mga makukulit. Wala, busy talaga ako eh. Hindi ako nagbibisi-busy yan. Totoong busy ako. Di ba? Sobrang dami kong minimix na kanta. Sa dami mong artist. Mm-hmm. Tsaka hindi lang, tol, hindi na lang siya trabaho sa'yo eh. Kasi nga nag-aaral ka rin eh. Mm. Di ba? Constant mo rin siyang ine-explore, totoo. Nagle-learn. So, kung hindi man ako nagmi-mix ngayon, nakikinig ako ng mixing. Parang ganun, di ba? Ganun, totoo talaga. Nanonood ako sa mga... Walang eksaktong nagtuturo sa YouTube. Nung eksaktong gusto mo? Kukunin mo lang lahat ng mga techniques nila. O, panoorin ko lang. Ganito ko minimix yan. Nasarapan yung vocals, ganun. Binapanood ko lang sila. Okay. Minsan bumibili ako ng parang mga video nila na ano. Yung mga exclusive, mga ganun? Minsan, yun, nag-subscribe ako doon. Parang ganun. Ayun, masterclass. So, subscribe ako doon sa mga ganun nila. Okay. Ganun na yung mga trip ko pag tinatamad ako mag-Dota. Ganun yung mga trip. Manonood na ako ng mix. Tangina. Matututo pa ako. Minsan, nakakatulog pa ako. Tangina, nanonood ka na lang. Nakatulog pa. Pero ano, doon mo rin ito makikita na mahal mo yung ginagawa. May excitement mong matuto eh. No? Yun yung pinaka
impactful dun eh. Excitement mong matuto. Matuto. Ghost, ano pang mga ano mo? Anong dream collaborations mo bilang ikaw? Dream? Mm-mm. Makakolab mo. Makatrabaho mo. Makatrabaho. Si Shanti Dope. Gusto mo siya makatrabaho? Shanti Dope. Gusto ko siya makatrabaho. Kasi nagme-melodic siya eh. Okay. Kaya gusto ko siya makatrabaho. Go. Ayun. Kasi narinig yung mga, naglalabas na siya ng mga ganun mga melodic. Mm-hmm. Kailangan maranasan ni Shanti Dope yung Ghost Worldwide. Pag melodic na. Oo. Okay. Diba? Kasi parang, diba, ito ha, hindi naman sa pag-ano, pero ganito kasi kami tinitignan ng halos karamihan eh. Mm-hmm. Na parang kami sa melodic, ganun. Mm-hmm. Nakuha niyong niche yun, mm-hmm. No? Shoutouts to Clumsy, OG Clumsy. Siyempre, napakalupit yan, of course. Pero kung may pagkakataon ka, oh. No, gusto mo rin talagang pihitin diba boses ni Shanti. Oo naman. Pero yun nga, shoutout sa kanya. Kasi iba rin talaga yung pinapatunog niya rin talaga kay Shanti. Iba rin. Pati kay Hail Mary. Pero... Ang lulupit ng mga gamit din talaga. Oo din. Siya lang yung may mga ganun. No? Nakita mo yung ano niya, yung rig niya. No? Talaga. Bukal. Yun yung... Mix rock talaga. No? Yun yung nag-i-invest ng ano. Yun yung nag-i-invest talaga sa ginagawa. Oo. Diba? Tangin na, trinabel yung mundo. No? Punta siya Amerika, punta siya Canada. Pag uwi, may mga dalang equipment. Outdoor no? Gear. Umamahal pa nun. Oo din. Hindi, wala eh. Ano na talaga eh. Executive producer din kasi siya eh. Tsaka, kumbaga, yun na eh. Yun na rin talaga yun. Tangin na, young god, diba? Okay. Gusto mo makatrabaho siya, Shanti. Gusto mo naman na mag-collaborate dalawang artist. Yan. Bigay ka ng mga example ng mga gusto mong magkatuluyan ng artist. Yan sa tingin mo talaga bagay or... Gusto ko mag-collab si Shanti sa kasi Flow G sa hard na track. Okay. Hindi sa love song. Shanti, Flow G sa hard na track. Oo. Oh. Oh, no rap skills, no? Oo. Oh, doon, yan. Oo din, no? Okay. Gusto ko mag-collab sila. Kasi nag-collab sila pero love song eh. Oo din. Gusto ko sa hard na track. Oo din. Yung balagbag talaga, yung tanginang ganito parehas. Magaling sila parehas talaga. Magaling talaga sila, oo. Yung mga choice of words nila, kakaiba talaga. Parang ano, tol, no? Parang masasabi natin na yung may parang golden era ulit yung hip-hop ngayon, no? No? Parang kahit saan eh. Kahit saan, no? Kahit saan, yun yung sound trip, yun yung pinapakinggan. Tsaka mapa-hard, mapa-love song. Mm. Mapa yung nagdi-drill tapos naging melodic. It's still, there's still a fan base for it. Hindi na uubos. Totoo yan. Parang, sobrang... Ginagawa pa ang meme yun eh. Parang meme? Diba? Kasi ako nakita na parang meme siya na... Ang ina kasi, pareha ako meme eh. Tingnan mo, sinasabi ko meme. Don't play with us in tugtog. Okay. Ito daw siya... 9:59 PM. Okay. Pagdating na ng 10 PM, ito na daw yung tunog niya. Malungkot na. Nag-switch. Oh. Yan. Pero hindi. You know that it is effective when people makes meme. Mm. Diba? No, pag yung nagawa ng meme, nire-reference na yung mga kanta sa mga meme, sa mga ano. Diba? Kine-create na ng, ginagamit na ng mga thirst trap. Yan. Mm. Effective na yan. Kumakalat ka na sa TikTok. And, walang tamang formula, sabi nga ni Ghost. Hindi mo naman alam kung ano dyan yung gagani. Mm. Kumbaga, nakatadhana na gumana yun. Kung gumana agad, swerte mo. Kung gumana 3 years from now, okay lang. Mm. 5 years from now, okay lang. Diba? Nang inam. Babaguhin pa rin buhay mo nun. Oo din, tol. Kung kailan man, no? Mm. Paano kung dinalasan mo? Sipin mo kung 20 years old ka pala ngayon. Mm. Ilan taon na yung mga rapper na mga sikat ngayon na mayayaman, diba? Mm-hmm. 27, 28, ganun. Mm-hmm. Malay mo, pag edad mo ng ganun, 27, 28, ganun ka na rin. Diba? Ganun ka na rin kayaman. Ba't ka magmamadali? Oo, diba? Bakit kailangan mo siya kunin ng 21, 22? Eh kung gagawa tayo ngayon ng 20, ngayon ha, hanggang 22 years old mo, gagawa tayo ng 100 kanta. Mm-hmm. Tangina, baka lima dyan. Tangina, makapag-secured hanggang 30 years old ka. Tama. Diba? Oo din. Hanggang 35 years old mo pa, tangina, meron dyan sa 100 kanta mo na bubuhay hanggang sa apo mo. Hindi mo alam. Oo, diba? Totoo rin. Kaya mas maganda na tangina, marami kang nilabas. Kaysa sa wala. At least marami kang mahuhugot kung sakaling mag-hit. Diba? Uh-huh. Saka isa pa yun din sinasabi ko sa kanila eh.
gumawa kayo ng maraming kanta para pag merong record deal na lumapit. Ready ka? Oo. Example, itong major na to, major record label na to. Ano? Opera kita ng gantong alaga. 12 tracks, ganyan. O sige, 12 tracks. O ito 12 tracks. Akin na yung pera mo. Diba? Ready ka na? Oo. Eh, kasi, ganun naman yung mga record deal, diba? Basta nabigay mo yung kanta, wala na silang pakialam sa'yo. Di pwede sa usapan nyo. Mm-hmm. Pwede ka na maglabas ng gusto mo, basta nabigay mo yung kanta na gusto mo, na gusto nila. Mm-hmm. O ganun lang kasimple. Ang advice lang doon, simple lang sa pag-usapan guys, pero mag-consult kayo sa lawyer, mag-consult kayo sa legal na, na tao. Kasi kung ano yung mga wording sa kontrata, pwedeng madali lang siya intindihin, pero iba yung ibig sabihin nun. Iba pa rin yung kumonsulta kayo sa attorney talaga, sa lawyer. Iba pa rin yung meron kang advice, legal advice. Pero tama si Ghost na parang kung prepared ka, halimbawa major label ako, sige, bigyan kita ng 2 milyon, ang goal mo ng 2 milyon mo, bigyan mo ako ng 12 kanta, gagawa tayo ng isang album, bibigyan natin ng music. Pero ngayon kasi yung mga rapper, takot sila sa label lahat eh. Sa major labels. Oo, takot sila lahat. Hindi natin alam kung ano man yung kinakatakutan nila. Pero syempre, kung may lawyer ka, wala kang dapat ikatakot. Exactly. Diba? Mm-hmm. Kung talagang interesado sa'yo yung label, tangin na. Mag-a-adjust yan. Papabor yan sa'yo. Oo, kung ano yung gusto mo. Yeah. At kailangan, at assignment mong galingan ng sagad, para ikaw yung masunod. Oo. Ganun naman talaga eh. Oo. Diba? At pwede ka mag-sacrifice kung hindi feeling mo, oh shit, hindi pa siya umuo dito sa offer ko. E di work on. Oo. Galaw pag, lang ulit. Pag hindi nagustuhan ng label yung offer mo na gusto mong mangyari, e di wag mong kunin. Ganun lang ang dali. Ayaw mo naman talaga ng label eh. Diba? Takot ka naman talaga sa label. Hanggat di ka pumipirma, wala ka na uuuhan. Oo. So kung may aalamin mo lang yung worth mo, isa soundcheck mo lang sila, walang masama doon para at least alam mo kung nasan ka. Ano na yung tingin sa'yo ng major labels na, oh, yung music mo, ito na yung magagawa mo. Ito yung pwede namin gawin sa'yo. Ibig sabihin, uy, i-offer na nila sa amin yun. Uy, pre-game to, no? Uy, i-offer na nila sa amin yun. At least, at the back of your mind, alam mo na, kung, uy, meron na ako nagawang 6, meron na akong 2, 3 plus 3. Eh, kung gusto ko ng 12, kailangan ko lang gumawa ulit ng 3, 2 times, isa ulit na 2 times 3. Parang ganun, alam mo yun, parang, ine-evolve mo lang yung business mo to be fit kung ano yung offer nila. Either way, kung meron ka rin napakagandang value na i-offer sa kanila, tapos hindi mo gusto yung offer back, at least pwede kang mag-demand. Sila mag-alter fit nung eksaktong gusto mong offer mo para sa'yo. Kasi kung talagang deserve mo yun, bibigay nila yun. Hmm. Kung hindi man, edi wag mo pirman, at least alam mo. Oh, wala namang humusga sa'yo eh. Diba? Hindi naman sasama loob ng mga hindi. Diba? Pag umayaw ka. Oh. Kahit sa mga loob nila, tol. Wala silang pakirma, hindi sasama loob nun. Ano rin, advice to, check nyo rin. Mm. Tsaka, ito, yung mga rapper, huwag kayong matakot sa label. Kung may pera kayo sa kanta na sinasabi nyo, kumonsulta kayo sa lawyer. Tsaka label lang best na mag-a-appreciate yan. Independent label or major label. Ang label kasi aasikasuhin kayo niyan. Kung talagang, ngayon na, nilapitan kayo, ibig sabihin booming ka, aasikasuhin kayo ng label talaga. Yung billboard, totoo yun, mga billboard, ganun ng shit. Aasikasuhin kayo talaga ng mga label. Yung Pilipinas kasi, yung mga rapper, allergic talaga sila sa mga major record label, di ba? Kasi maraming artist dati na sobrang gumanda buhay. Pero may mga ano rin. Siyempre, hindi rin ganun kaganda yung naging after. Tapos nakikita ng mga artist yun ngayon na parang, uy, si Idol. Di ba? Parang nag-label to pero hindi naman humano. So, ayoko na lang din. Pero ang totoo nun, guys, iba rin kasi yung mga namamahala ng label dati. Iba na rin ngayon. So, i-check nyo pa rin. Pero hindi namin sinasabi na mag-major label kayo. Kaya nyo rin ng independent. Si Chance the Rapper nga, nanalo ng Grammys ng independent eh. Diba? Simula nung nangyari yon sa kanya, the highest award-giving body sa music, na-award siya as best album, best artist, blah, blah, blah. Parang, tayo na, no label, no backup. Ginawa niya all independent, bumuo siya ng sarili niyang team. Posible yon. Kaya mo rin yon. Pero it takes, you know, it takes effort matagal and yun. Time. Oo. Matagal yon. At yung mga label, business na yan eh, para magpalaki ng music eh. So, pwede mong gamiting experience yun. Mm. Pwedeng gamiting stepping stone. Pwedeng gawing, alam mo yun? So, syempre, sa label may advance ka. Eh, di meron ka nang panimula para sa bagong buhay mo. Yeah. Diba? Mm. Gusto mong mag-business, may pang-business ka na. Gusto mong bumili ng kotse, may pambili ka ng kotse. Diba? Yun naman talaga eh. Yun yung ginawa mo na talagang business yung music mo. Talagang... Pero ngayon, wala pa naman mga... Meron, pero hindi kami masyado nagkaintindihan sa... Mm-hmm. Opera. Meron mga ganun deal na lumalapit.
ano rin yan, tol? Kumbaga, maximize mo rin talaga. Pero ngayon kasi, nasa point pa ako na parang pinag-aaralan ko pa talaga lahat eh. Mm-hmm. Parang ni-enjoy ko pa yung pagiging independent namin. Mm-hmm. Doon pa ako sa point na ganun eh. Hindi ko pa mapil na kailangan ko naman bang... Okay naman eh, kumikita naman kami ng sapat eh sa, pag, sa stream ng music eh. Mm-hmm. Parang kaya ko yata kitain yung offer nila. Ganun. Mm-hmm. Ano pa rin? Nasa exploration ka pero mm-hmm. building up pa rin ang sarili. Bala ko pa rin na kung sakali man may mga offer na ganun, mga malalaking offer pa rin katulad ng mga nakaraan. Papasok pa rin ako pero hindi pa siguro sa ngayon. Hindi pa ako parang, hindi pa ako ready ibigay yung mga katalog eh. Okay. Oden. Kailangan mo rin muna aralin siya ng sagad. Wala tol, ako, wala, sakto lang. Inaaral lang din namin siya ng sagad. Yun. Ganun, importante yun guys ako. Tatlo abogado ko eh. Para sa music, para sa, basta. Hindi, kailangan eh. Kasi ako hindi ko alam yun eh. Sila alam nila yun. So sila yung magsasabi sa akin na ito yung dapat, ito yung dapat. O at least, di ba, lahat ng galaw mo maayos. Mm-hmm. Kasi tol, yung nakikita ko naloloko, hindi nila napoprotektahan sarili nila. Hindi sila nagbabasa. Doon natatakot yung mga artist, baka maloko sila eh. Eh di, pero ba't ka naman maloko eh? Wala ka pang pera, kaya kinukuha niyan. Di ba? Oo nga. Diba? Ano mawawala, di ba? Diba? Kung gagamit, i-reframe mo lang yung sitwasyon sa gagamitin mo yung pagkakataon na yon para sa ikaaangat mo lalo, nasa iyo yun. Kung magpapagamit ka ng gagamitin mo rin sila, nasa sa iyo yun. Pero kung magpapagamit ka ng magpapagamit ka lang, nasa iyo rin yun. Pero hindi. Ngayon hindi na, tingin ko nagbago na yata sila. Meron pa rin tol, nakakabingit pa rin. Ano, may mga kilala ko, grupo, Boomin, na sign ng major label. Pang, nagwatak-watak. Kasi wala eh. Parang yung leader lang yung ano. Tapos yung mga membro niya ayaw pala. Alam mo yun, maraming bagay. Kaya please consult a lawyer. Kung grupo kayo, mag-usap kayo maigi. Na lagi niyong tatandaan na mas malaki yung pangarap niyo kaysa sa pera na ino-offer niyan. Mga ganun bagay. Nag-uumpisa pa nga lang kayo. Hindi niyo naman iniisip na magkakapera kayo. Ngayon nagkapera na kayo, saka kayo magkakaganyan. Oo. Tsaka minsan nagpe-play factor din tol yung mga girlfriend, mga wives, or tsaka mga pamilya, mga nanay ng mga artist. Yun yung minsan nagiging hindrance eh. Kaya hindi nagiging healthy yung ano yung mga relationship, lalo pag mga grupo. Sinbawa, lima kayo, tapos sikat dun yung isa. Magagalit yung nanay nung isa, bakit? Diba? Parang mga ganun eh. And oh, again, na-experience yun ganun. Again, ikaw bilang artist, kontrolado mo yun. Kausapin mo rin yung mga kagrupo mo na kung gaano talaga kayo ka-intact. Kasi lahat talaga ng successful tool na artist, mapagrupo o solo, magaling maghawak ng business. Hindi nila hinahayaan na may isang tao na magro-ruin ng reputation ng buong brand nila. Kasi nabawa, kahit gaano ka kagaling, pag yung road manager mo, bad attitude, sira ka. Sira ka sa ibang mga tao. Okay ka. Pag nakaharap sila sa'yo, pero pag nakatalikod, dahil hindi maganda experience nila, tingin mo ba magsasabi na maganda yan? Diba? Kahit gano'ng kagaling yung team mo, pero may isa dyan na bad, magdidirect yun mag-ano sa'yo. Sa pinakasikat na tama yun, tol, kahit di niya kasalanan. Totoo. So ingatan mo, ingatan mo palagi lahat ng tao sa paligid mo. May isang lason dyan, tol. Puta, lason kayo lahat. Trust game pa rin, no? Trust game pa rin. Ghost, last question. Ano yung pwedeng i-expect sa Ghost Worldwide ng buong mundo? Makalipat kami sa exclusive subdivision. Yan, asahan niyo yan, malapit na yan. Halimbawa, naging bisita namin kayo, kaibigan kita, kunwari, di ba? Naging bisita ka namin, tatanungin kita, nag-iba ka ba ng ID doon? Malay mo, siyempre, tsaka yan, mga ganyan, mga mamahaling kotse. Magagandang bahay, ganun. Ganun ko siya nakikita eh, mga after 10 years, after 5 years, ganun. Dahil sa rap, o, dahil sa music. Ganun ko siya nakikita talaga. Kasi tangina, nagawa nga ng iba eh. Ibig sabihin, kaya din namin yun. O din. Diba? Pag nakikita ko sila Flo G, pag nakikita ko XB, darating sila, pumupull up, iba-ibang kotse. O, diba? Darating si Brando, darating si J. Roa, darating si Daryl. Tangina, nakita ko rin kayo nung wala pa lahat yan eh. O, diba? Ang angas, diba? O. Sila nga nagawa nila, di kaya din namin yun. Exactly.
Ganun. Kaya idol ko talaga yung mga yun. Totoo rin, tol. Inspirational. Hmm. Tsaka sila yung nagbukas ng malaking pinto para sa hip-hop. Sila, kaya nakapasok marami. Sila yung nagpatunay na may pera sarap. O din. Kasama ko sila 2018, 5 years ago sa unang US tour nila, tol. Sipin mo yun, tangina, 5 years ago. Grabe. Ngayon, ang dami na nag-change. Paano siya, di sobrang dami pera nun mga yan. Pag nakita pa ko root. Shoutout sa XB, shoutout kay Skasta, kay Flo G. Sobrang solid. Sobrang bayan. Nilang lahat. Diba? Shoutout sa Jackpot, kumpare ko. Ano yan, isa rin yan sa mga pinakapumukol din talaga nung nagsisimula sila lahat. But anyways, Ghost, maraming salamat sa oras mo, tol. Maraming salamat sa storya mo. Marami kang game na binitawan. The way na hinahandle mo yung artist mo, na-appreciate ko, nire-respect ko yun. It may sound, you know, something to them, to other people. Pero yun yung way mo pagpapakita ng love and ng care sa kanila. Kasi nga hindi ka forever nandyan para sa kanila. May sarili kang pamilya. May sarili kang pangarap. Pero alam mo, tinuruan kita mag-record. Imi-mix ko na lang. I-record mo na lang, baka di mo pa magawa. Oo. Diba? Lahat kayo, binigyan ko na kayo ng... Tinuruan ko na kayo magtahi ng lambat. Tinuruan ko na kayo gumawa ng lambat. Inalam nyo na rin kung saan makakahuli ng isda. Sana wala nang magugutom. That's very good leadership, tol. I respect that. Siguro, pinaka takeaway ko pa dito sa episode na to is kailangan nyo lagi mag-usap. Pag-usapan nyo palagi yung mga nangyayari. Aware kayo sa lahat. Aware ka sa pagkakamali mo. Nakikinig ka sa isang tao na pinagkakatiwalaan mo. Kausapin mo siya. Totoo. Yung sasabihin niya sa'yo. At makikinig ka dun. At i-acknowledge mo yun. At kung may mali ka, itatama mo yun. Dahil kung hindi, ikaw rin yung mapapahamak. Sa ibang tao na nga nanggaling eh. Hindi ka pa ba makikinig? Diba? Minsan pwedeng huwag ka makinig sa sarili mo eh. Pero pag iba na yung nagsasabi, tol, may nakikita sila. At kailangan i-acknowledge mo yun. Again, tol, maraming thank you. Thank you, Ghost Worldwide. Sa kanila mapapakinggan, sa kanila makikita, promote mo lahat ng socials. Abangan nyo si Enzo MF, si Keisha, si Ryuji. Subscribe kayo sa YouTube ng Ghost Worldwide. Follow kayo sa page, sa IG ko. Follow nyo ako sa IG ko. Okay. Maraming. Abangan nyo sila lahat. Sila si KYG, sila YBN, sila Nate Man, lahat sila, sila Kram. Sila Enzo, lahat sila abangan nyo. Marami kayong dapat abangan. 200 yung unreleased namin. Zach, di ba? Si Zach. Yeah. Tsaka si ano, si Baby Blood, tol. Oh, si Baby Blood. Diba? Diba? Sa Ghost Worldwide Live, tol. Puta nung nakita ko siya. Ang bata. Diba? Ang totoy niya doon, G. Baby Blood yun. Magtatampo yun. Hindi ko siya namanggit agad. Magtatampo yun. Yan, hindi mo ko binanggit. Kaganoon yun. Hindi, nakalimutan ko lang. Kasi syempre, mahaba yung pinag-usapan. Pero, naalala kita. Maraming salamat. Shoutout sa lahat ng Red Boys. Shoutout sa inyo lahat, man. Iba rin yung pinukol nyo. Naalala ko nag-Urban Gathering 7. Urban Gathering 1, tol, ang headline namin. Isa si YB Neat. And that was March of 2022 nung nagsisimula yung Urban Gathering. Nakapunta na kami Thailand. May mga Urban Gathering namin naayos sa ibang bansa. Pero happy lang ako, tol, na yung pumupukol si YB at ikaw yung engineer niya that time. Ikaw yung nagmimix sa kanya. In-appreciate ng maraming tao yung sound na yun that time. Tapos ngayon, ang layo niya na rin. Sabi mo nga, mas komportable na buhay niya. Man na siya. Nakakapag-provide na rin, no? Kaya niya nang tumindig. Pero, wala rin lahat yun, tol. Kung walang mga katulad mo na naniniwala sa ganung artist. Kaya, maraming salamat sa'yo. At sa lahat ng mga engineer, producer, at sa lahat ng mga music people na wala sa front lines, hindi yung main artist, hindi yung rapper, pero nagbibigay ng kanilang efforts at nagbibigay ng kanilang heart sa bawat trabaho na ginagawa nyo, kaya lalong gumaganda yung music. Maraming salamat po. Shoutout sa Mrs. ni Ghost. Shoutouts kay Mar Rosales. Siyempre, shoutouts kay NJ nandito. NJ, what's up, NJ? Shoutouts NJ on the track. Sana marinig din ako ng collaboration music, no? O kaya mixing collaboration kaya, no? Hindi. Manonood na ako. Manonood na lang ito. Manonood na lang ito. Inang galing mo talaga. Ganun na lang ako. Sobrang
na-appreciate ko yung episode na to, tol. This is all honesty. And kahit gano'ng kakaangas na dibaril ni ganito, hindi ka nahihiyang magbigay ng papuri sa taong maayos din. Nire-respeto ko yun. Maraming maraming salamat. Kita kayo sa'yo ulit next Sunday. Ito po ang paborito niyong podcast. Kasama ko si Ghost. Ako po si DOUGBROCK. And this is DOUGBROCK Radio. What's up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio.